Hello, hello guys. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my live stream and today's vlog. Ang pag-uusapan namin ngayon is about kung paano nga makapunta sa Finland as a nurse or as a healthcare. Okay, just a moment. May ngayon ako. Yeah, pag-uusapan natin ngayon tungkol nga kung paano nga pumunta dito at mag-process ng work visa pathway as a nurse or a healthcare worker. And today, I have three visitors. My visitor is Jansen Dapps. Siya yung nanggaling sa Saudi Arabia. And siya pa lang yung mga kasama ko ngayon at hahabol daw yung ibang, yung dalawa ko ang kasama. Pero yung babae, si Miss Ian Christel, nanggaling naman siya sa Pilipinas, which is nag-process sa kanya, is yung Topmic and Jansen Dapps. Ang nag-process sa kanya is yung Silk Road Management, like my agency. And also, yung kasama ko na isa dito na si Bro Jojo, siya yung galing naman din ng Saudi at nag-apply sila ng misis niya as family visa. So guys, yung disclaimer lang, so yung mga isi-share namin sa inyo is about our experiences dito, kung paano kami nakarating dito sa Finland. And yun nga, ganun din gagawin ng mga kasama kong guest dito. So, let's welcome my first guest, Mr. Jansen Dapps. Hello! Huba, Faiva, Kaikele, or good day to all. Hi! Good day Hello. To all. Huba, Faiva, Kaikele. Yan guys, welcome now, my six viewers ngayon. And thank you for coming. Thank you for watching our live stream today. And yeah, yung mga kasama namin dito is sa Habol, yung dalawa. So yes, pag-uusapan natin ngayon about nga yung pathway to come here in Finland as a nurse or healthcare worker. Yeah, so bro, yung ano muna, pag-uusapan natin. So, tingnan natin yung kung ano yung naging, yung background mo about yourself, bro, bago tayo mag-upisa doon sa pinaka-topic natin. Okay, so, magandang hapon sa lahat. Kung nandito sa Finland, magandang gabi na yata sa Pinas, ano pre? yeah, 6:30 na sa Pilipinas. Sa Saudi, magandang hapon rin kung nasa Middle East. So, ako po si Ian. I am a registered nurse in the Philippines. I did and took the board exam last December 2007. I work as a nurse in a diagnostic clinic before sa Pilipinas bago ako nag Middle East. So I work in Saudi Arabia for 10 years. Tagal na din pala. So my first work sa Saudi Arabia was a male nurse or a company nurse. But unfortunately, they designated me sa admin assistant in a safety department. So from then on, nag-focus na ako as a administrative assistant for 10 years. Mm-hmm. Then after, nakita ko tong Silk Road, yun, nag-apply ako papunta dito. Yeah. So yun, Silk Road din yung naging agency mo at na-process ka from Saudi Arabia to Finland. So, yung I have a question. So, yung naging process mo, bro, from Saudi Arabia, nag-exit ka doon, no? Hindi katulad ko, exit re-entry ginawa ko. Kung napanood mo yung live stream ko, ay yung dating ano ko, yung post ko. Hindi ako na gano'n na exit kasi nga hindi ako niyagan papunta dito na umalis ng Saudi kasi kailangan pang laos trabaho. Yun. Yes, so, boy, nag-exit ako. Lucky enough, okay naman sa company ko na mag-render lang ng notice period. So, if makomplete mo ang notice period, ibibigyan kanila ng exit. Okay. So, yun nga guys. Sandali lang bro. Yung mga nanonood natin dyan, yung mga viewers na nag-aabang about nga sa namin sa topic today, pwede kayong magtanong dyan sa ba while we are discussing about nga kung paano pumunta dito sa Finland as a nurse katulad niya. So, mag-chat lang po kayo dyan sa live stream.
namin, then pag nabasa po namin, sasagutin po namin isa-isa. So, go ahead, bro. Okay. And yung ano mo, so yung second question, yung ano, yung job application pathway mo, including the posting. So, paano ko nakita ang Silk Road? It was through a social media. Catchy din ang headings ng Silk Road dati. They will hire nurses even na hindi currently working in a related work experience. So ako, matagal na akong hindi nag-nurse for like 2014 last ko siguro. So yun, nitry ko ang venture in mag-apply. We undergo interview. Ang Silk Road nagbigay ng libro to study chapter 1 to 8. So, yun ang basis nila for the interview. So, kung mapasa mo, then they will endorse you to a formal language training. Okay. So, from the language training, it took us like 8 months to have the language training. And we have the A2 exam. That concludes our language training. So, pero dahil ang Silk Road noon that time is first time magkuha ng mga workers na Filipino outside Philippines. So, binigyan kami ng pakonsuelo. Pinapalaga kami kahit A0 level ang language proficiency namin dati. So, natapos namin ng mga 2 months. Diyan, nag-process sila ng visa. Okay. Then, if na-approve ang visa, pwede ka na pumunta dito. Kahit hindi pa natapos yung language training. So, ako, nakalarga ako after I process my visa, October 2021. Nakuha ko ang visa or resident permit, December 2021. Pumunta ako dito February 2022. Mm-hmm. Hindi ko pa natapos yung language training. Dito na ako nag-take ng exam. Mm-hmm. Oh, mga 4 months, 5 months probably. Mm-hmm. Makarating ka na dito agad. Kung costing, walang hinihingi ang Silk Road na bayad, but shoulder ng aplikante yung lahat ng gastos. So, yeah. So ang mga requirements lahat sa aplikante yon, including ticket. Sa visa or resident permit, initially ang magbabayad yung aplikante. It was 490 euro. Tapos pagdating dito, i-refund ng Silk Road or ang pera or i-deduct nila sa mga expenses na or sa items na binili nila for startup dito sa Finland. For example, yung mga higaan, mga lutuan, plato. Yan, itemize. Then, kung ilan lahat na gastos, i-minus nila sa pera na i-refund sa aplikante. Ang ticket, depende kung saan ka naggaling. Sa akin noon, it was 2,500 riyals. Ticket mo? Qatar Airways. Ay, pwede ba mag-mention? Qatar. Ah, pwede naman. Okay naman. Tapos, medical. Depende din kung saan kapag medical. Doon sa amin, local clinic, nakagastos ako ng mga more or less 400 riyals. I think yun lang ang nagastos ko. Then, pero yung total na nagastos mo kan lang, bro? More or less, 800 riyals. Kasama pocket money. Okay. Magkano ba yan sa euro? Oh, 8,000 riyals. Baka, depend mga 2,000 euro, ganun. 2,000 euro ang gastos ko. Lahat-lahat na yan. At least mas mababayad, bro.
Ang binigay naman sa akin is resident permit type A, work visa. So pagdating dito, may trabaho na. And while nagtatrabaho, meron kaming training na Lihoy Tayo Opiskilya. So lahat like practical nursing training. So maayos naman pala yung ganun din. Parang katulad din nung nag-apply kami since nung ano hindi sila kumuha din ng mga tao eh sa ano sa Pilipinas. Mas kumukuha sila ng tao dito sa abroad sa ano yung outside Philippines kasi mas madaling kumuha, di ba? Saka minadali yung habang nag-ano kami ng language kami, pina-process na rin yung papers namin papunta dito. So, yun guys, yung mga gustong ano mag-check ng about how to process residence permit. Meron ako ditong nilagay sa screen. Pwede nyo siyang log in. Yan, dito sa interfinland.pe service. So, pwede kayo dyan mag-click sa link na yan. Kung gusto niyo malaman kung paano nga mag-process o ng ano residence permit. So, next question. Wala pa 'yung mga kasama natin mo. Hintayin natin saglit. Yeah. So, 'yung nga 'yung mga nandiyan, pwede kayong magtanong ng mga gusto niyo itanong sa amin sa kanya, lalo 'yung mga interesado pumunta dito. So, usually bro, 'di ba, sabi nila 'yung pagpupunta kayo dito ng ano ng kung mag-apply ka as a nurse. For example, yung mga, di ba yung may mga caregiver din na nakapunta dito? Kasi marami nang tatanong sa akin, mga caregiver sila, gusto nilang mag-ano dito, maging nurse. Pero usually, ang ginagawa kasi is magiging practical nurse pagdating dito. Ano yung naging process? Oh, yes. May idea ka? I think pareha lang kami ng process. Kung under sila ng same company na sana ako nag-apply, mga caregivers, I think yung entry din nila is magiging nurse assistant. Nurse assistant din. Then probably they will be trained also as a Lihoy Taya. I don't know, not certain kung pwede ba sila mag-proceed ng nursing. Or possible pwede sila mag-proceed ng nursing, but they won't take... Okay. Yeah, go ahead, bro. Possibly pwede sila mag-take ng nursing, but they will take the whole course for like 4 to 5 years. Kasi wala silang background ng medical eh. So, sa amin, pwede, mayroong mga program ang schools na top up which can be taken only for 1 to 2 years kasi i-credit nila yung mga subjects na na-take namin sa Pilipinas through the, with the course description through the TOR. Din nila makikita. Okay. So, just a moment bro, andito na si Hello Eyes in Finland. Sige. So, i-welcome bang natin. Ayan. So, welcome now here in my live stream, Hello Eyes. Yeah. Meron kang ano, meron kang video, sis? Nakamute siya. Nakamute ka. Ayan. So, yun guys, si Hello Eyes is nasa Finland din siya. Siya ay nanggaling sa Pilipinas. So, yung may mga question about about ng mga nanggaling sa Pilipinas sa mga nurses. So, pwede natin itanong kay Hello Eyes in Finland. So, ayan yung name niya sa kanyang YouTube channel. Dalawa na, sis. Dalawa na yung punang lagay niya. Siguro may problema dun sa ano. Sa screen. Sa ano niya? Dalawa na, sis. Dalawa na yung punang lagay niya. Siguro ang gagawin mo, sis. Ang pwedeng mangyari dyan para makapasok siya, gumamit siya ng ibang browser, wag yung ano. Wag yung Google. Minsan kasi mahirap gumamit ng Google pagpapasok ng ganito. Kasi may mga permission pang pipindutin. So yun, ano yung pinag-usapan natin bro? Nawala na tayo. Yung galing ng ano? Ano siya ulit? Yung mga caregiver na nag-apply. Nag-apply ng caregiver. So yung pagkakalong ko naman yung mga caregiver, kasi gusto nga na punta dito. Pag nag-apply sila sa Silk Road or kahit saang agency, pag ina-accept sila at nakapasa sila sa ano sa language interview.
Oo, sa language ng ano ng Finnish or Swedish kung saan man silang lugar makapunta dito sa Finland. Ayan, ganun din katulad din siya nung ano mo process yung naging pathway mo bro. Mag-aaral din sila ng Yes. study katulad lang sa iyo. Welcome here, Junairam, bro. Hey. Hey. Hello guys. Hey. Hello. Ako lang yata yung ano, Hi, good magsasalita ng afternoon. Finnish ay ng Swedish. Swedish? Hello, Yeah. Kai. Sandali lang ah. Sige. Ando Prater Spence ka? Kumusta? Okay lang bro. Marunong kayo mag-Swedish, guys? Finnish Hindi. lang talaga yung... Hindi, hindi, okay. Good Hindi morning. marunong mag-finish. No. Good Okay. morning. Good morning, Hindi eh. lang. Good afternoon, Dag. Me, Dag. Yeah. Wala kang video, bro. Ah, sige, ayusin muna. Anyway, ganito. Ayusin ko lang. Si, dahil nag-umpisa na kayo kay bro Jansson, nag-umpisa na kami sa background niya and yung sa job application niya from Saudi Arabia to Finland. So, are you ready, Miss Hello Eyes? Yes. Yeah, you can go ahead and yun nga, yung background mo muna. Siyempre, para malaman ng mga nanonood natin dito kung paano ka, kung saan ka nang galing, and about yourself muna. Okay. So, background ko is nursing graduate ako year 2011. Pero wala akong nursing experience. Hindi ako nag-exam ng licensure, nursing licensure exam. No hospital experience talaga. Pero nagkaroon kasi ng orientation para sa mga nursing graduates. So, sabi ko, sige, I'll give it a try. Kasi para naman makapag, ma-embrace ko uli yung ano ko, yung pinag-aralan ko for 4 years. And then yun, wala naman sa kanila kung meron ka experience or not. Ang mahalaga is nursing graduate ka. And then yun, nandito na ako. So, sa mga gustong pumunta dito, like for example, hindi naman nakapag-exam sa Pilipinas or wala talagang experience, they have this opportunity para makapagsimula dito. Kasi dito ka talaga mag-aaral eh. Back to scratch ka from the start, mag-aaral ka uli. Hindi tulad sa ano, na kapag senior ka sa Pinas or may experience ka, ganun din yung trabaho makukuha mo dito. So, parang start from scratch ka uli, di ba? Mag-aaral ka pa rin, same level ng mga may experience sa Pinas. Pero lahat kayo is nasa Finland, no? Tama ba? Yeah, lahat tayo nasa Finlandia. Saan kayo? Ako nandito ako sa Jakobstad, Pietarsaari, sa ano, sa Finnish is Pietarsaari yung name. Ah. Malapit kami sa Sweden, no? Kayo din pro, di ba? Ako, nasa Ulitornio, North Lapland area. Malapit din sa Sweden, boundary. Mm-hmm. Ako naman nandito sa ano, sa Saudi. Ay, sorry, Saudi. Nandito ako sa Tampere. Sa Saudi ka nang galing, bro. Ay, galing ako. Tampere kami, nasa Tampere. Oo, kami naman is nasa Yuensu. Lapit sa Russia. Kumusta dyan? Ano naman, tahimik naman actually. Wala naman yung parang ano pag, 'di ba may mga war before. Ang maganda kasi sa Finland talagang ready sila eh sa emergency. Yeah. So just in case na mag ano yung war, meron silang mga yung mga ang tawag doon, bunkers. Tapos ready talaga yung military forces nila kasi 'di ba nanalo sila sa winter war. So hindi takot yung mga Finnish people dito just in case na magka-war na. Oo. Actually, nagkaroon ako ng interview. Nagka-interview ako sa nakilala ko Finnish. Sabi ko, what do you feel about the war? Kasi nga, ang lapit natin sa Russia. Sabi nila, hindi sila natatakot kasi nga, ang lakas ng military forces dito sa Finland. Kahit maliit lang ang Finland. So, oo, kung yun yung isang kinaka-worry ng mga Pinoy, sa tingin ko naman is parang safe naman talaga and talagang ready yung Finland anytime. Sobrang prepared sila.
Ano ba yung ano? Pwede nang pwede ko sabihin. Yeah. Ano po yung pangalan mo, Miss? Hello. Ano yung pangalan mo? Hindi ko rin kasi alam masyado yung pangalan mo eh. YouTube lang tapos yung Facebook mo. Icy. Oo. Icy, yes. Yeah, welcome here, Icy. Thank and you. Yun, nakawit mo na yung background mo. Go ahead. Mm. Background and ano yung next? Na job application pathway mo. You are came from the Philippines to Finland. So, can you just share your experiences from Philippines to Finland? So, kasi si ano si Jensen na yung experience niya is from Saudi Arabia to Finland. So, ayun yung na-share niya dito sa mga nanonood sa atin for today. Then yung mga nandiyan nga, yung mga nanonood, pwede din silang mag-chat diyan sa comment sa live stream comment box kung ano yung mga question nila about nga kung paano mag-process dito sa Finland. So nag-share ako dito ng link ng enterfinland.ph. Nandiyan yung information kung ano nga yung mga processes na kailangan yung gawin. So yung ngayon nga dahil nga nandito tong mga kasama ko si IC Hello Ice or Jansson Dubs para i-share nga yung kanilang mga experiences from Philippines from Saudi to Finland kaya. So go ahead Miss IC, about nga yung job application pathway mo from Philippines to Finland. Nalaman ko kasi yung company namin through a friend, so nag-send siya ng link sa akin. Company namin is yung Topnik International. So, ang unang process dun is kailangan mong mag-fill out ng Excel. Excel nga ba yun? Basta form. Google form pala. Sorry. Tapos, after nun, i-schedule ka nila for orientation. Makakakuha ka ng text message or email na mag-a-attend ka sa gantong specific date ng orientation. And then, after that, pag naka-attend ka ng orientation, ang next mo is bibigyan ka nila ng review materials. Tinatawag nilang kulmahoydan. Kailangan mo reviewin yon for an interview with a Finnish instructor. So, after ng interview mo, pag nakapasa ka sa interview mo, start ka na ng Finnish language class mo. So, meron dun fast-paced, low-paced. Depende sa instructor kung ano ibibigay sa'yo. So, ayun, habang nagre-review ka, pinaprocess na nila yung papers mo, yung visa mo, biometrics and everything. Tapos, ang kailangan mo lang gawin is ipasa yung A2 exam. And then yun, pag nakapasa ka na, schedule ka na ng flight papunta dito. Tapos, may i-assign silang partner sa'yo, i-assign ka nila sa iba't ibang lugar dito sa Finland kung saan may vacant position. So, ang alam ko kasi is, lahat tayo is Topnik ba or Silk Road? Yeah, Silk Road. I came from Silk Road. Oo. Alam ko pag Silk Road, pag galing ka ng ibang bansa, Silk Road, pero pag sa Pilipinas ka nang galing Topnik. So, kami galing kami sa Topnik, pero may mga kabatch kami na galing sa ibang bansa, so Silk Road sila. Silk Road yung nagahawak. Pero pagdating mo dito sa Finland, Silk Road ka na. Ayun. Ano pa ba? So, yun. Ano lang naman. Kailangan lang talaga ipasa yung A2 exam. And then, yun. Punta ka na dito. How about, di ba yung pinaka-ano pathway mo from Philippines to Finland? So, how about naman yung ano mo, yung costing mo na pagpunta mo dito, sis? Natatandaan mo ba yung mga ginastos mo kung ano na yun? Para doon sa mga galing ng Pilipinas. Parang binaon ko sa limot eh. Medyo malaki ba? Hindi, medyo malaki-malaki talaga. Ano naman siya, part by part. Ang natatandaan ko, bago mag-language exam is magme-medical ka muna. Kasi feeling ko, kaya ka pinagme-medical is, mas maganda na rin kasi kung may sakit ka man, at least hindi ka nag-start na may sakit ka pala, tapos nakatapos ka ng language exam mo, tapos doon pa nalaman na may ano ka nga, may sakit. So, mas mabuti na rin na nag-medical ka rin. Tingin ko inabot yun ng 5 to 7,000 para medical. Ang alam ko, ang natatandaan ko. Ano yung medical mo sis sa Pilipinas? Kasi medyo iba yung medical namin sa Saudi Arabia, dyan sa Pilipinas, medyo pinapahirap nila yung sitwasyon. Kung nasa Pilipinas eh, ayun yung narinig ko sa mga medyo, message sa akin. Medyo.
ang sa experience ko naman is may bibigay silang clinic na connected kay ano kay PopMake. Tapos physical, usual medical physical assessment, tapos magkukuha ka ng psychological test. Ano pa ba? Urine, mga urine sample, blood test. Kaya inabot siya ng 5 to 7,000. Ngayon, pag kailangan i-cleaning nung ano mo, nung ngipin mo, yung dentist sasabihin, i-cleaning ka. Pag kailangan palitan, pag hindi updated yung lens ng sa naisip ko tuloy silmalasit, eyeglasses. Iniisip ko yung English ng silmalasit, eyeglasses. Ano, kailangan bumili ka sa kanila. Kaso ako kasi noon, sabi ko, updated yung salamin ko, so no need. Kailangan mo lang naman na ano, i-ano sa kanila, i-explain. Tapos yun na. Magsisimula ka na ng language class mo nun. So, Uh, yun. tapos ano pa ba? Vaccination, yun pa, Sinisya. vaccination. Oo, May nag-vaccination ba tatanong ka kayo? sa akin, si sandali ah. May tatanong sa akin about vaccination. Para saan yung vaccination na yan? Kasi ano yung vaccination na yan? Kasi sa amin kasi wala. Sa ating bayan, son, bro, Junaira, meron ba tayong vaccination? Wala naman, di ba? Sa Saudi, yung ako, tinanong kung ano mga vaccination na na-take ko na before. If meron ka, pag-produce ka ng certification or proof na na-take mo yan, then ang importante that time was COVID vaccine. Yun lang naman. Kasi nga, yung merong tatanong sa akin from, naman, from Hong Kong, nag-apply din siya. Hindi ko lang alam kung ano yung agency niya. From Hong Kong naman siya. Hindi ko masagot yung sagot niya, ay yung tanong niya, kasi nga hindi ko na-experience yun, yung from Hong Kong. So yung vaccination, kasi sa inyo kasi, is nurse kasi kayo, kaya mayroong vaccination. Paano kung wala kayong vaccination? Tapos, hindi niyo na matanda kung ano yung mga tinurok niya sa mga katawan niyo, di ba? Ano yung sabihin? Wala lang. Sabihin wala. Pwedeng ganun. What do you think? Sa akin noon nag Okay. Ay, kamo na, ano, bro, Sige, go Jason. ahead. Sa akin noon, nilista ko lang kung anong mga vaccine na nakuha ko na. Then, hindi na sila naghanap ng proof. Nagbigay lang ako ng certification for COVID vaccine. Kasi, pagkaalam ko, siguro mandatory ng ibang vaccines man nung pagbata natin. Except for the vaccine na age of grade 6. Parang yun, 10 years old or 11 years old, yun lang ang vaccine na parang hindi gaano, iba hindi nakakuha. Pero upon birth, meron mga vaccine na binibigay sa atin eh. So, parang wala ka ng ano, wala ka ng record. Wala akong record, nagsabi lang ako, nag-email, kasi bigay sila ng email, then mag-answer lang ako anong vaccine na nakuha mo. Then, So, COVID lang inano yung na naman naano mo, nila. na-provide mo. Nilista ko lang yung mga vaccine taken. Merong vaccine measles Lahat naman yung bata patay. Kaso kailangan ng certificate, bro. Kami yung... Naturally acquired lang yun kung magkasakit ka ng Okay, ganun, okay. di ba? So kung nagka-measles ka na, pwede mo silang sabihin ano pa yung mga vaccine na. Then, COVID. May na yata internet yung bro, Jojo. So yun, sa'yo sis. Sa Ano yung akin, kung isang ano yung vaccine na yata vaccine yung sa na inyo? Oo, kung ano yung vaccine na tinurok sa'yo nung pagkabata, kailangan magpa-booster ka uli. Pero ang pinakamahalaga dun is flu vaccine. Tapos, medyo pricey siya eh. Parang ang natatandaan ko is yung flu vaccine, nagre-range siya ng 3,000. Ano pa yun ah, package pa yun. Tapos, measles, tulad kay Sir Yanson, kung nagka-measles ka na before, kailangan mo lang i-declare na nagka-measles ka. Tapos, try to be honest as possible kasi pag nagka-measles ka But they dito, are asking certificate. Kailangan ng certificate. may form sila na kailangan ka mag-submit ng certificate ng flu, ng vaccines na tinake mo. Tapos, yun nga, yung sa COVID vaccines, mahalaga yun kasi pwede siyang hingin din sa airport. Medyo mahigpit sila eh, pagpasok mo dito ng Finland or Europe. So, kailangan at least meron kang two dose of vaccine tsaka booster as much as possible.
Pero Okay. so far naman dito parang yung cases is mababa na eh. Pero still, just to make sure kung gusto mong hindi ka maharang sa airport or what, or immigration, hindi na rin masama na parang mag-take ka na rin ng vaccine, di ba? Kaysa yung pagdating mo pa sa airport, asan yung vaccine mo? Tama. Sayang Tama. naman yung mga ginastos mo kaysa yung libre lang naman yung Correct. vaccine sa Pinas. Pero alam nyo, dito naman sa Finland, yung flu vaccine nila is super libre naman. Kasi last time dun sa ano namin workplace, nagbigay sila ng flu vaccine eh. So sabi ko, kaka-flu vaccine ko lang, eh kailangan 6 months bago yung sundan. So sayang, sana hindi na ako ng flu vaccine. Pero okay lang din. So yun, mas maganda rin na sure na, kasi protection mo yun eh, sa sarili mo eh. Hindi mo alam pagdating mo dito, iba yung panahon. Diba? Nag-a-adjust yung sarili mo. Uso yung mga sakit. So, mas maganda. Protect mo na yung sarili mo. Yun nga lang. Magastos. Pero worth so, it. So, yun nga guys. Oo. Yeah. So, yun. May tanong merong andito. Hindi kay Bro Jojo. Si Bro Jojo kasi ito, siya yung ano galing din ng Saudi Arabia. And hindi siya yung nurse. Ang nurse kasi yung asawa niya. So, kaya nandito si Jojo in case kasi galing sila ano eh, naging family ano sila, family visa pathway yung nangyari sa kanilang mag-asawa. Pero nurse yung asawa niya from hindi nag ano, bali ganun din sa inyo, sa iyo sis, hindi rin siya nag-aral pati kay, hindi siya nag ano. Parang hindi ko alam, bro, may experience pa asawa mo sa nursing or nag-graduate lang siya ng nursing tapos hindi siya nag-continue ng ano, hindi siya nagtrabaho as a nurse. Hindi, ano siya, BS nursing siya talaga. Hello? Medyo ano yung connection ko kasi. Okay. Clear na yung audio ko, bro? Hello? Yes. After mo dyan, bro, okay yung audio. Meron tayo sasagutin yung tanong mamaya after mo sagutin yan. Kaya yung question ni BJ, ni Bench SJ. Sige, bro. Go ahead. Si Bench, oo. Actually, si Mrs. siya, ano siya, BS nursing siya. Tapos may experience din siya sa Pinas tapos may mga experiences din siya sa Saudi Arabia pero hindi siya full time. Okay. Oh, bale siya yung ano, pumunta siya dito as student for 1 year lang naman siya. In line pa din sa ano, sa health program which is practical nursing. Mag-aaral lang siya ng 1 year so gagraduate siya. Gagraduate siya ngayon. This year by November at dun sa ano niya sa study niya is including finish na yan. So ganun din may mga ano rin sila, may mga practicum din sila hopefully by next month but they are allowed to work 30 hours a week. Tapos kaming asawa, kaming mga asawa nila ay unlimited work. Any kind of job na basta kaya at yung ganun din yung oras. Okay. Yun, yun. Eto. Masagot. Yun guys, yung pwede nyo itanong kayo, no? Kay Jansson, pati kay IC, Ison Finland, and kay, yes, dalawa na yan, pwede nyo itanong is about process from the Philippines kay IC to Finland and kay Jansson naman is process from Saudi Arabia to Philippines. You can go ahead and type your comment sa baba at sasagutin namin yung mga question nyo. And about naman kay Jojo, pwede nyo itanong sa kanya yung about nga yung naging process niya as student permit yung asawa niya pero nursing yung kinuha ng asawa niya, yung practical nursing. Yeah, we're going to answer the question of Bench SJ. Kung papipiliin kayo ano ang city na pipiliin nyo in terms of low cost of living at safest from Russia. Okay. Sino mauna? Bro, pwede ko bang ano? Pwede ko sagutin yan. Kasi tayong maghula-hula lang, di ba? I know na. Sige, sagutin muna, bro. Tapos, disclaimer pasagutin natin itong dalawa na ito. Oo, yung ano natin. Yeah, actually, makikita naman yan sa ano eh. Makikita naman nila sa site yan. Kasi, malaki ang Finland, di ba? So maraming provinces yan. Of course, kung ano yung mga maliliit na provinces, just like sabi natin sa Pilipinas is yung mga probinsya. Yun yung mga ano,
yung mga may low cost, yung cost of living mas mababa. Let's say, ano bang pinakamataas? Let's say, in Philippines, ganun lang din po ah, kaya ano natin, i-clear lang natin. In Philippines, siyempre, pagdating mo sa Manila, medyo mahal ang cost of living. Ano ba yung pinaka-main ano dito sa Finland? Which is Helsinki, yung pinakamalaki. So, kaya ganun natin, mas mataas ang Helsinki ng cost of living kumpara dun sa malayo na sa Helsinki, just kina Bro Jansson, sa inyo, Alan. Tapos kay, yeah. Ano siguro, kay Hello Eyes. Pero sa amin naman, we are in Tampere and we are at, I think, next to Helsinki na city, na one of the biggest city. So medyo mas mababa ng konti sa Helsinki, yung Tampere. Pero ayon sa findings, sa makikita natin sa website nila, is yung lowest cost is nagsisimula sa ano, sa mga probinsya, provinces ng Finland, no? For example, yun yung siguro masasagot ko. Marami kasi, maraming ano, pero yun, yung nagtanong, sige. Bro, babae ba 'yon, lalaki? Marami kasi ng ano, yung weight, saka yun siguro sa Tampere, parang sa akin, Tampere siguro masasabi rin ni siguro isa-isa ano, yung cost of living dito sa Tampere, kasi hindi ko rin alam kay sa inyo bro, kay Ian, hindi ko rin alam yung cost of living. Siguro yung cost of living is pang in general dito naman sa Tampere, sa akin lang ha, kasi hindi ko alam sa inyo. Sa Tampere naman, yung iba-iba yan, yung program ng government dito. Yung sa cost of living ay may nakakatulong dito sa cost of living dito sa Tampere. Kasi sa Tampere, may program dito sa Tampere na mayroong ayuda dito. May ayuda dito every day. Every day yan, may ayuda which is from Red Cross. Means nakakatulong sa cost of living. Kasi yung ayuda na yun is naglalaman ng foods. Okay, nakatulong siya. Tapos may TTH dito or Saturday na from the church, nagbibigay din ng ayuda. Ano na yan, fixed na dito ah, na nang daming may bread, may meat, may rice, may egg. So, nakakabawas na sa cost of living yan, di ba? Tapos, sa clothes, mayroon dito sa Tampere ah, dito sa Tampere, mayroong simbahan na it's open, TTH, nagbibigay ng gamit na just like isang shop siya. Imagine mo na lang yung parang Benz boutique sa Pilipinas or pen shop. Isang ganun buo-buo, punong-puno ng damit at mga sapatos, jackets, lahat, pants, in all ages. So, cost of living, nakakaano rin yun, nakakabawas din. So, siguro mag-iiba, ang ano lang dyan is yung, pagkakaiba lang natin dyan is yung presyo ng bigas, presyo ng gulay, pero hindi malayo. Tapos, depende rin na rin sa lifestyle namin. Kaming mga apat dito, yung lifestyle namin sa Finland. So, depende na yan. So, I think, in general, is hindi naman magkakalayo yung cost of living kung saan yung magdama. No? At, siyempre, pag nakakita ka naman ng trabaho mo dito sa Tampere, maganda na rin at nasa sayo na rin yung budgeting. Ganon din siguro kina Ian. Siguro sila din kung ano. Kasi inyo, Alan, tsaka kina Hello Eyes, kung ano. Yun lang, bro. Ayun, kay Hello Eyes muna tayo. Ano yung pwede mo maisagot diyan sa sinabi ni ano nito ni Bench? Kung yan. Ang tanong ba niya is kung papipiliin kayo ano city pipiliin niyo? Ako kasi is nasa UNSO ako and yung UNSO kasi is parang Helsinki. Pero ang difference niya is city siya pero medyo cheap siya in terms of yung mga bills. Ang dito kasi ang apartment is nagko-cost siya like around 500 to 700 euro or euro. Ano siya for one room, two rooms actually, two rooms. Pag two rooms kasi 'di ba kasama yung living room. So isang bedroom tapos isang living room plus kitchen. Actually hindi for me fair yung price kasi may mga kabatch ako na nasa Lati, Tampere, nasa Espoo. Ang alam ko is yung unit nila doon is naglalaro around 1,900 euro to 1,200 euro. So sobrang layo. Tapos yung next question naman niya is
kung safest from Russia. Okay. Tulad nga sinabi ko dito, ang military forces ng Finland is super ganda and super prepared sila. So kung yun talaga yung winoworry ng mga kababayan natin na nasa Pinas pa, lalakasan lang talaga ng loob, lakasan ng loob kasi naging worry ko din yan bago ako pumunta eh. Hindi naman may iwasan, lalo na hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari dito. Pero itong UN, Suez, katabi lang siya ng Russia. So far, tahimik. Walang parang mga threats. And may mga Russians din dito. Friendly naman sila. And hindi ka nila gagalawin. Yun. So far, safe siya. So no need to worry. Basta focus ka lang sa work, focus ka sa study mo at sa goal mo. Mm-hmm. Ayun. How about you, bro? Bro Jansson. Bago natin sagutin yung next question nung nandito. Okay. So, tama naman sila. In general, dito sa Finland, pag prominent city, malaki ang cost of living. Kasi even though ang Rovaniemi, malayo siya sa ang Helsinki, pero costly din siya in terms of cost of living. Pero it boils up kung depende na yan sa tao kung paano mo i-budget ang income mo. Of course, if you will exceed sa income mo, di bababa talaga or magkapos ka talaga sa cost of living mo, di ba? So, kahit saan tayo ilagay, depende yan sa tao. So, okay. Yun. Pero in general, ganun. Prominent city, malaki ang cost of living. If nasa mga maliliit na bayan, kasi for me, lilipat ako sa ibang bayan dyan sa South next month. So, near Latte, meron doon apartment na Caxio, two rooms. It costs only 500 euro. So, yep. Mura pa rin i-compare sa nasa mga malalaking city. Pero, yeah. Ikuan mo lang yung dito naman, walang problema if maliit o malaking city, provided lahat. Like dito sa amin, sa Olitornio, maliit siya, it has only 3,000 population, pero may office ng Kela, may police station, may Keriasto, may health center, may supermarket, which is basic needs, can be pwede natin bilhin. Unless, if gusto mo talagang gumala, yung sanay ka sa buhay na ganun, then you need to pick na cities na mayroon din ganyang mga lifestyle. Okay. So, yun nga, isa akin naman dito naman, yeah. Tama naman yung sinabi ni bro, ninyong lahat tama naman yun. Pero yung masishare ko dito sa akin, kasi dahil nga maliit talaga kaming city dito sa Jakobstad, Pietarsaari, ayan, ang bahay namin dito is nag-cost ng 700. Tumaas na ngayon, 700 something, 735 mm-hmm. yung cost ng apartment namin. And then, ang mahirap lang dito sa amin is yung mga train station. Kung medyo malayo sa city, for example, we are planning to go somewhere in, for example, gusto ko punta ng Italy. So, malayo kasi yung airport. So, 8 hours pa yung biyahe namin. 6 to 8 hours. 5 to 7 yata, I don't know. Ayun yung mahirap pag masyadong malayo ka na sa city. Pero kung nasa ano ka naman talaga, for example, nasa andiyan ka sa Lahti, nandiyan ka sa Tampere, Helsinki. Kaya maganda kasi malapit sila sa sa mga yung talagang yung mga location is malapit doon sa kung saan mo gustong pumunta. Kay diyan sa iyo sis, ganun din sa iyo. Sa akin papuntang Helsinki is 6 hours by train din. Okay, malayo din pala. Okay. So yun. Oo. Let's proceed sa akin, na sa ano. Sa akin, okay. Bro, madagdag ko lang bro dito sa para din sa information ng mga viewers natin. Yung siyempre ang unang inaano diyan tinatanong yung bahay nagdedepende kasi pag student tsaka sa worker eh. Pag student kasi dito, pag student ka na pumunta, siyempre kasama mo yung family, masabihin natin, mas mababa kasi meron ditong tinatawag na PUWAS at tsaka TUWAS dito sa Pinas. Ano yun to? Ito mga yung mga government na nagbibigay ng murang bahay para sa mga student. We are in Tampere. Ang population ng Tampere is 225,000. And 'di ba 225,000 kami dito sa Tampere and
sabihin natin malaki nga din city. Yung bahay namin dito, it's a family house. We're paying only 585. So mura siya, di ba? Nasa city kami, ha. 585, bakit mura? No, 585, bakit mura? Kasi si Miss is student. But after ng graduation, ang contract namin dito is 2 years. Ano? Kasi 1 year is student, si Miss. Ano wala? Parang sa paghahanap ni Miss o yung pan ng paghahanap niya ng trabaho. Hello? Yan, okay? Yeah, okay, okay naman bro. Nawawala ka lang talaga po. Nawawala siya. Ayun. So, yun, 585 kami dito ang binabayaran namin kasi nasa under kami ng PUWAS. Yung 585 na yun, for 2 years kami dito, aalis kami after 2 years. Sa labas na, yung private na. 585, it's including internet, libre na internet, libre na ilaw, kahit naka-open yan ng magdamag, libre na rin ang ayun, libre ng internet, libre ang ilaw, libre ang tubig, package na yung 585. So lahat yan tuwas at saka tuwas. So, may mga mahal, 585 sa amin, nagdedepende na rin dun sa klase ng building. Pag yung building mo is na-construct siya ng let's say 2000 o 2011, 2015, mas bago siya, doon lang nagmamahal. Pero sa amin medyo yung building namin is hindi siya bago, pero maganda naman yung building, walang pinagkaiba sa labas. Yun nga lang yung na-construct siya, matagal na siya. So yun doon lang nagkakaroon ng difference ng presyo. Pag bago yung building, may sauna yung building mo, walang sauna, mga ganon. Yan lang bro. Madagdag ko lang, yan ang kagandahan dito sa Finland kasi may mga government support like sa kanya, student, may mga program din ang gobyerno to support the financial support sa mga estudyante. And pag dito, tama. Pag bahay, hindi lang bahay yung babayaran natin, marami pa tayong kuan. Like, mandatory dito ang home insurance, di ba? So, other expenses. Then, mga utilities. So, more or less, ganun ang mga kalakaran dito sa cost of living dito sa Finland. Okay. Oh. Ako din, okay. Dagdag ko lang. Sa lifestyle ko, tama naman sinabi nila, yung sa cost of living depende sa lifestyle mo. Ako kasi, nag-start ako mag-gym, ganun. And, ayun nga, kasi nga dito, 'di ba parang uso yung mga gym para sa healthy lifestyle. So it depends upon you kung gusto mong idagdag sa lifestyle mo yung mga ganung bagay. And pagdating ko dito, may isa rin nagsabi na kapag nandito ka na, huwag mo nang kukumpitin Philippine peso yung euro kasi pag nasa Europe ka na, ang gastusan dito is euro din. Unless nagpadala ka sa Pilipinas, i-convert mo siya sa Philippine peso na malaki talaga. Pero pagdating mo dito, pag bumili ka, yung tulad ng mga meat, yung magkano meat, di ba, nasa 20 euro. Pero pag kinonvert mo siya sa Philippine peso, unlucky na. So, yung mga ganung bagay. Pero the feeling ko naman is hindi nagkakalayo yung market price natin from Helsinki, UNSU. Yeah. Tama ba? Yeah. Kasi yung mga meat namin dito is naglalaro siya around 20, pero marami na yun. 20 euro, gano'n. Oo. Like, ang 60 euro, ang dami nang mabili sa grocery, ano? Yeah. Madami. Huwag ka lang talaga magko-convert to Philippine peso kasi masasaktan ka. Tapos yun nga, kasi bago ko dito, so kakaano lang namin ng kela namin. Ang sabi sa kela is, marami namang benefit talaga para sa atin. Like, yung mga housing allowance, part na rin yun. So, ang sabi niya is, kapag nilipat na daw ako, kasi nag-1 year contract kami magkasama ng kaibigan ko eh. So, pag lumipat ako, meron silang calculator para dun sa housing allowance mo. Ngayon, and pag nagkasakit ka, meron ka rin meron ka rin mga benefit. Actually, maganda yung benefit dito sa Finland. So, no need to worry about the cost of living. Depende na talaga sa lifestyle. Okay. Tama. So, yeah. Bro, po shout out si pa-shoutout si Don Pacondo. Yeah, shoutout Don Pacondo. Shoutout yung mga nanood. And sino ba nandyan? Si Marlon Flores, that is our second
question that we are going to answer. So actually, nasagot na nito ni Miss Icy kanina eh. Ask lang daw niya kung anong mga test ang mga required ni Finland doon sa 2 medical na yon. Ano yun? Hindi ko mag-gets. Yung dalawang medical na yun. Pakilala daw? Hindi ko mag-gets yung sabi niya. Training tapos. Sir, ask ko lang kasi dalawa ang medical. Dalawa ang medical sa Silk Road. Una, siguro ano sasagutin to ni Ian muna, no? Bago si Hello Eyes. Sir, ask ko lang kasi dalawa daw yung medical sa Silk Road. Una, during language training, tapos another before deployment. So dalawa. Ask ko lang if ano-anong mga test ang required ni Finland doon sa dalawang medical na yon. Siguro si bro Ian, parang nag-preach siya. Okay. Na-preach siya. Hello muna si Hello Eyes. Dalawa. Ikaw muna. Paki-clarify yung dalawang medical sa Silk Road daw. Okay. Pag sa Pilipinas, yun yung sinasabi ko kanina, bago ka mag-language class, kailangan mo mag-medical muna, which is around 5 to 7,000. So be prepared lang. And then, before deployment, yes, kailangan mo rin yun. Kasi part yun, bago ka makaalis ng bansa, kailangan healthy ka, kailangan wala kang sakit. And ang natatandaan ko is, meron din sa biometrics. Hindi ko lang matandaan kung, dalawa yun eh. So, meron din before biometrics na i-require na medical. So, tatlo siya. And ano-ano yung mga test? Ang mga test lang naman is yung mga physical exam. Usual exam sa eyes, tapos i-check yung ngipin mo, tapos urine, blood test, tapos psychological test na may sasagutan ka lang. Madali lang, kayang-kaya niyo yun. Kaya-kaya. Yung nga lang, ang kailangan is prepare yung budget. Hindi naman siya isang bagsakan. So, kung gusto mo talaga kung gusto mo talaga pumunta dito, gagawin mo talaga ng paraan. Yes, Salmonella in TV, tama. Ayan. Yun, nasagot na, you, sana guys, nasagot yung question mo. Tanong natin si Jansson. May dadagdag ka doon. Jansson? For the second medical test. Sa akin, hindi kami nag-undergo ng second medical test kasi ang span of months from the first medical test, maiksi lang. So parang useless siguro. So yung basis lang namin is yung first medical test namin, which is yung Salmonella and TB. Yun lang. So ganun din kami sa kasi pareho kami halos ni Jansson, galing kami ng Saudi. So certificate lang na ng fit to work certificate, negative Salmonella and yung TB. Ayun lang yung namin, yung medical namin. And yun, proceed tayo. Siguro bro, doon sa medical din is tawag dito, nagbabago yan pag saan bansa ka galing, ano? Kasi sa Saudi, maluwag eh. Pag narinig natin sa Pilipinas, ang dami nilang pinapamedical eh. Oh, madami. Pinapahirap na yung process. No, for your information po, so baka may kaibigan ka sa Saudi, tapos ikaw na sa Pilipinas. So you are keep on questioning, bakit dito, bakit ganoon? Kasi po, magkaiba po ang lugar na pinanggalingan nyo. Sa government, yung mga POEA na kasi yan eh. Magsasabi, nag-a-advise sa agency. Sa Saudi kasi napakaluwag eh. Tsaka sa ibang bansa. Yeah. Yeah. Siguro sa Pilipinas, they want to give the best. Kaya dapat pulido ang masin sa nakumahan. Kaya ganun nangyayari. So now, shoutout again dyan sa 27 people watching. So yung mga nandyan, yung mga nanood, pwede nyo pong isubscribe yung mga guest ko for today. Andito sa screen yung yung ginawa ko, yung mga link, pwede nyo silang isubscribe dyan sa kanilang Facebook and YouTube channel. And syempre, para yung mga question nyo is masagot din nila. Kasi mas kunyari, for example, nurse ka,
mas masasagot nila, for example, galing kang Pilipinas, masasagot yan ni Miss ano, Miss IC, si Hello Eyes. Kung sa Saudi naman, yan, either sa amin tatlo, pwede namin sagutin. Okay. Pero usually, pag nurse ka, dito ka lang magtanong kay Yanson. Yan. Yeah. Ayun yung gagawin nyo, guys. So, nandiyan na sa link, sa ano, sa comment, sa description ng video ko na to, nandiyan yung mga link nila. Pwede nyo silang isubscribe dyan. So, we're going to proceed with our next question. So, our next question, dito tayo sa topic natin. Ayan, next question. Yan, benefits as a nurse or a worker from in Finland. Yeah, sino yung Teka mauna? muna. Ladies first. Si Miss Ice. Kailangan Pareho ba tayo ng mag-refresh. company? Ha, sa ano, pwede bang i-ano yon? I-sabihin dito? Hindi ko Oh, no. Siguro yung Siyempre, ano, at least siguro yung ano share na lang. Natin sa kanila. Yung We are just benefits, sharing siguro our yung ano, experiences. oh, yung mga informative na lang, yung in general na lang. Oo. Bawat ano, detalye. Oo. Ay, nanonood pala yung mga kabatch ko ngayon. So, shout out ko lang yung Shoutout Team sila. Puyat. Nanonood sila dito ngayon. Nag-screenshot na sila na sa atin. Team Puyat. Yung mga ano kaya kabatch. So, hello. Benefits. Hello mga kabatch. Hello. Na-deploy sila sa iba't ibang lugar din dito sa Finland. Ano din sila, practical. Nag-aaral din sila ng practical nurse. Siguro mag-ano muna, magre-refresh ako sa benefits sa nurse or worker. sige, naalala ko is yung, kasi nag-work ako dito, and nag-aaral din ako at the same time as a practical nurse. Hindi kasi pwede na nurse ka sa Pilipinas, pagdating mo dito, nurse ka din. So mag-aaral ka din as either practical nurse or nurse talaga, Sairan Huitaya. So, since student kami, nagagamit ko yung mga student discount ko, like sa mga bus, sa mga store, sa mga restaurant, sa mga sports, sa mga sports outlet, nagagamit ko siya like 10% discount. Tama ba yun, ano? Tama, as a worker. And as a student din. Tapos, yun nga, as a worker naman, meron silang tinatawag na KELA. Hindi ko pa siya masyadong ramdam kasi ano kaka-apply ko lang pero nagka-COVID kasi ako dito last September dumating ako dito September nga pa dumating ako dito ng August and nagka-COVID ako last September so na-process naman ng KELA and nagkaroon ako na pa parang pina-process nila yung allowance ko ngayon and nung pumunta ako sa KELA sabi nila meron ngang housing allowance na pwedeng itikay tapos may mga pension na pag tumanda ka or gusto mong mag-settle talaga dito, may benefit ka like mga pension, mga insurance, and marami pa. So, yun pa lang inaisip ko. Siguro yung next. Isipin ko yung iba. Ah, meron pa pala isa, yung as a nurse, libre kasi dito yung vaccine, mga flu vaccine, like sa, diba, sa Pilipinas na bayad mo lahat. Bayaran mo yung flu vaccine mo, bayaran mo yung gatong vaccine. Dito, talagang tuturukan ka nila for free. Ayun. So, next. Okay. Ano? Sa amin naman, I think pareha kami ng status ni Miss Ice under Lahi Hoy Taya Piskilia on training for practical nursing. For benefits, I don't know if mayroon kami dito kasi malayo, mayroon kami additional na allowance besides from our basic salary. Tapos sa KELA, masasabi kong na-utilize ko na ang benefits kasi nung dating ko din, nag 1 week leave ako kasi COVID. So binayaran nila yung absence ko through KELA. And second time din, na-disgrasya ako, na-admit ako sa hospital for 24 hours. Nakuha nila yung CT scan, ambulance, fee, lahat. And wala akong binayad on the spot, but may bill na ibibigay sa iyo after, which is, i-compare mo naman sa
exact amount na babayaran, mas lesser siya. So may subsidy na ang kailan noon. Ano pa ba? Yung student discount, kaya pag kumakain kami sa restaurant, tanong agad, may discount ba ang estudyante? Yun agad. Ako din, ganyan din. Sa mga train, kasi malaking bagay eh. Malaking bagay. Walang iya-iya. Kasi dito, 1 euro is something eh. 1 euro is something dito, no? Kahit 50 cents, so yeah, 1 euro, 2 euro. Eh, ang mga native nga dito, nangihingi ng discount, tayo pa kaya? Sa transportation, may discount. And I don't know, it's meron kayong e-passe? Yung e-passe meron. Ang company namin nagbibigay ng 1 year, 160 can be utilized through wellness, recreation. Yung gym, pwede yun. Nakuhan ako ng massage, pwede siya. Entertainment, libre sine kami kung pwede namin gamitin ang e-passe namin. Ang ganda na gamit ko actually yung e-passe eh. Ang ganda na. Oh, under sa company namin, meron silang binibigay. Part naman siguro sa benefits na siguro, pawalang pakonsuelo. Then, maganda talaga dito sa Finland is the social insurance. Kaya, if pupunta ka dito, if money-wise ang iniisip mo, you will not earn a lot. But for future and social insurances, doon tayo makakagain. Yeah. So, may next bro, question tayo. Anong masishare mo? Ako pa ba? Meron ko ba? I-share ka muna. As a worker naman. So, as a worker. Sila kasi nag-share sila about ano siya kasi sila, benefit sila as a nurse. So, ikaw naman, as a worker dyan, yung nag-ano ka, nag-family ties ka sa wife mo. Ayun, kasama niyo yung ano, yung Kela as a family. Yun nga, hindi ko ma-i-detail kasi maraming, pag nag- Kela kasi is yun yung benefits ng mga migrante na nagbibigay ang government ng Finland ng support sa maraming aspeto eh, lalo na sa family, sa income, may mga unemployment allowance, marami sa health. So hindi namin may detalye, so siguro basahin niyo yung nasa site ng Finland yung Kela, about Kela. Yun. So sa work naman ngayon kasi bro is so yung benefits ko as a worker is limited pa siya. Yung sa sick leave, binabayaran ng sick leave namin pag hindi ka pumasok ng, let's say na hospital ka ng 3 weeks, buo pa rin na matatanggap mo yung ahod. Pwede ako magtanong? Yeah, go. Si kay Pare Jojo, since kuan siya, parang in benefit siya sa misis niya. As a nagtatrabaho na siya, pero kinukunan din ikaw ng tax pre? O hindi pa? Hindi, actually si misis wala pa siyang ano. Pero ikaw as a worker, di pa? Tax meron. Meron. Oh, lahat naman kasi meron kailangan na natin tax. I-register yung tax natin. Ay, kahit part-timer tayo, re-register natin. Lalo pag nag-umpisa na yung taon. Hindi ka lang talaga mag-register ng tax mo. For example, nasa kalatayan ka na ng taon. For example, dumating ka dito ng June or July. Hindi ka magre-register na. Akala ko din kasi if under ka ng family student visa, family ties, ang mister or ang spouse wala pang tax. Meron na din pala. Oh, pag nagtatrabaho talaga, meron talaga. Si ties, next question. Hindi na ako mag-ano mag-share. Kasi halos naman na-share niyo na yung sa inyo. Pero yung masishare ko naman, like kayo ba guys, lahat ng mga nandito sa Finland, yung mga nanonood dito na nasa Finland, meron na kayong union? May union kayo, union trade? Ako sumali ako. Anong union mo bro? Yung sa mga healthcare workers, Teho? Teho. How about you sis?
Ako, na-mention sa akin yan, kaso parang may requirements ata sila bago ka makasali. Hindi, wala sila Pero, premises. wala Same ka ba? lang. Basta meron kang residence permit. Ay, yung ano mo, yung finish ID mo, pwede na yan. Si Bro Jojo nga, sumali yan doon. Ni-recommend Oo. ko siya sa PAM.P. So, yung PAM.P, yan, si-share ko dito sa screen. Yan, sinare ko na sa screen. Medyo mahaba yung mabasahin. Yan. Basa niyo ba para sana makita diyan. So yun about PAM.P naman yun. Meron nga lang silang i-charge sa inyo 1.5% from your salary. Kumukan siya sa inyo 1.5% yun. Pero lahat ng mga ano support from sa pagtatrabaho mo dito sa Finland is i-support nila. Sa kayo mga benefits din katulad for example sa transportation, sa mga for example you're going to buy some gadgets. And gusto meron kasi dito sa amin din na ano na meron simhalen tinatawag sa ano nga to Swedish kasi simhalen swimming hall so meron silang discount doon sa mga gym mga ganyan may mga discount din sila sa mga ganyan oo kung ano pwede kayong sumali dito sa ano sa PAM tika lang share ko nga dito so pwede niyo i-click yung link just a moment. Ayan sis, pwede ka dyan. Then, pag nag-click yung sa link na yan, pag na-approve ka na ng ano, ng PAM, tapos pag dumating yung sa ano mo, yung pag dumating yung pag na-approve ka na, tapos dumating sa akin yung ano, yung ano nga tawag to? Bibigyan ka ng 10 euro na balik sa'yo. So, yung gift certificate. Basta, andyan yung link ko, tapos yung number. Yung ano ko, employee number ko dyan. Ay, hindi employee number, membership number. Tapos yung link nandyan na rin. Yung mga gusto sumali para ma-support kayo in terms of saan nyo sa mga contract, lahat, para ma-support kayo. So, sa next question naman tayo. So, ano yung next question natin? Mahirap ba pumasa sa A2 exam? Ko bro, sino mo na? Kahit sino mo na, pwede. I think iba ang A2 exam namin at A2 exam nila. Uh-huh. Ano A2 exam niyo, Miss Ice? Ano kami, part siya ng written, tapos may reading, may listening, tapos may speaking. Yung A2 exam namin. So, makikipag-usap ka talaga sa Finnish instructor. For me, A2 exam, hindi ko siya bubulaklak, pero mahirap talaga siya. Yung unang A2 exam ko, hindi talaga ako pumasa kasi ang hirap niya. Pero hindi ko sila dinadown. Kasi, yun, pag nag-exam ka, kailangan prepared ka to fail eh. Prepared ka to pass or fail. Pero hindi naman, ang pinakamalaga doon, hindi ka panghihinaan ng loob. Kasi yung second time ko is, pumasa na ako. Ang maganda naman doon, kung ano lang yung binagsak mo, kung ano lang yung binagsak mo, yun lang yung i-retake mo. Okay. Pero, ang mahalaga doon is ipasa mo. Kasi dito mo naman talaga sa Finland matututunan magsalita ng Finnish. Hindi sa ano, hindi sa hindi exam. Sa online. Oo, pagdating ko dito sa Finland, ang first day ko is moy lang, saka ano, moy, terve, moy moy. Hindi ka na makapagsalita ng pag nagsalita na sila. So, yun, wag sila masyadong panghinaan ng loob. Marami pa bumabagsak diyan. Si bro, yan naman. marami pa bumabagsak. Sige, tuloy mo sis, IC. Kung marami daw bumabagsak. Marami, oo. Marami. Sa amin, hindi naman, wag kayo ma-pressure na pag kailangan niyo pumasa. Ang ano is, maipasa niyo anytime. Basta take lang kayo ng take ng exam. Pag gusto niyo, makakapasa talaga kayo. Kakapunta rin kayo dito. Kiwala lang. Okay, so, bro. Kay, ano, yan, bro, yan. Oh, okay, sa amin, ang A2 exam is compared sa Pilipinas, mas madali.
Ko lang sa amin, more on conversational. There are three types, yung conversational, situational, and to-do list. Through Discord lang kami noon. So, of course, para lang, nagkukwentuhan lang kami sa teacher. Meron siyang questions, then sasagutin mo lang. Ganun lang sa amin, sa mga overseas na applicants. So, kaya nasasabi kong parang mas mahirap ang A2 exam pag galing Pinas. Pero pagdating dito, parang pag nasa actual work area ka na, parang sa isip mo hindi ka nag-undergo ng language training. Kasi pag the way sila magsalita, parang ang hirap intindihin. And ang mga inaral ko, parang hindi ko na gamit nung andito na. Kasi may ibang mga language sila. Like, kung sa atin sa Pinas, Cebuano ako, saan sila, may ibang mga lingwahe sila, di ba? So, ganito din dito. Kung sa Helsinki, ang colloquial nila iba, pagdating sa Lapland, iba din ang colloquial na kuan, which is hindi naman pinag-aralan. So magigain mo na lang ang matututo na lang sa everyday na pagkikipagsalamuha. Ang gamit na gamit, antiksi. Di ko get. Antiksi. Boy. Yung ano pa? Mita. 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 Ay, may tanong pala ako sa inyo, yung A2 exam niyo ba is may time limit din? May time limit. Meron siya. Oo, sa amin kasi meron minutes. Hindi, sa amin naman situational, may time limit kami na, next, huh? Hindi. Ang sa amin, 30 minutes, then tapusin mo lang yung buong exam. Nakuha ko lang kasi mga situational, 17 minutes. Ang kagandahan sa situational is kung ano ang mga nagawa sa workplace. So, na-encounter mo na, mabilis ko na makapagsagot. Di gaya sa, kung kayo sa Pinas, parang iba pang idea nyo eh. Wala pa sa... Oo. Ang natatandaan ko sa Pilipinas, doon kasi ako sa QC nag-take. So may audio doon na papakinggan mo. Tapos, parang ngongo kasi. Parang kasi yung sarinig ko, parang siyang ngongo. Sabi ko, ano daw? Tapos tatlong beses lang nila uulitin. So pag hindi mo narinig yun, wala, patay ka na. Sa amin naman, ang situational, like sa if I'm patient, manghingi ng paano mo encourage ang patient na ayaw niyang maligo? Paano mo encourage siya para maligo? Or yayain mo ang pasyente na matulog na. So, na-encounter na. So, kaya madali na lang siyang sagutin. Sa amin, ang natatandaan ko situational, paano ka mag-o-order sa restaurant? Tsaka, pag nasa sinehan ka, paano ka mag-i-instruct papuntang washroom? Mga ganong bagay. Tapos, sa sauna, mga ganon. Grabe yung situation na sa Pilipinas. Mas mahirap ang sa Pilipinas. Hirap. And di nyo pa na-encounter, di ba? Oo, yung mga ano ta. So, okay naman. To answer the question, ang A2 exam sa Pilipinas mas mahirap compare sa mga overseas na outside. Pero it boils down na dapat mag-aral. Tama naman. Yeah. Mag-aral talaga. Yun nga, maggagawa siguro ako ng video para sa A2 exam advice sa Pilipinas. Kasi nga, ang hirap ng exam doon. Ang dami rin bumabagsak, isa na ako doon. Abangan nyo guys. Nandito naman ako. Andiyan yung link nila sa baba. Sinare ko na yung mga link nila para and, i-subscribe. And pagdating dito, meron na naman Sumengeli. So meron naman language training under sa practical nursing program. Oo. Kung bumagsak nga ako di ba? Nandito na. So I think Alan, yung language about language training is pwede nilang privately message si Tapos meron private message. Tapos meron tayong question ulit kasi maraming next question. Maraming nakapila na tanong. Ito, tanong ko medyo Sabi niya, medyo Jolbert Labian.
Si Ikaw, Jay bro. Berto. Ano to? Tanong ko lang po, lahat ng papers nakanotarize po ba pagkukuha ng EOC sa Finland o anong parang medyo na EOC sa Finland? So wala namang ano eh. Anong medyo... Bakit? Medyo ano ko na si Finland yata yan? Pagkukuha ng EOC si Finland? Baka ano eh, ganito yata. Yung ibig sabihin niya, yung OEC, pauwi siya sa Pilipinas. Ganun ba yan? Or yung kukuha siya ng mga documents na inonotarize niya? Eh, pagkukuha ng EOC sa Finland eh. Pag ginabi natin. Wala mga OEC. Sa ano yun? Pauwi sa Pilipinas yan. Ano yan eh. Requirements namin. Requirements namin siya nung nasa Pinas kami. May pinanotarize kami. Pero ibibigay lang kasi yung mga list na yan pag talagang paalis ka na. So, meron ka talagang inanotarize. Hindi ko lang matandaan kung ano. Ano nga ba ninotarize namin? Meron si, list yun. Mister, ang question ni Jobert, i-call lang natin. Tanongin natin si Jobert kung saan siya galing. Like, if applicante ba siya from Philippines or applicante ba siya from overseas? Kasi pag overseas, bro, siguro, sa pag overseas, yan, pwede mo nang masagot. Let's say nasa outside Philippines, meron ba? Meron. Wala eh. Ay, kung meron siya, uwi tayo sa Pinas. Hindi, galing ka na ng ibang bansa. Pag galing ka ng bansa. Pag galing sa ibang bansa, walang OEC. Walang OEC. Wala na. So, pag Pilipinas, meron. Yun ang difference niya. Meron. Kung galing ka sa Pilipinas, may OEC. Kaya mag-take time na ang application. And from galing sa outside ng Philippines, walang OEC. Ayon, pag-uwi sa Pilipinas, doon na kami kukuha ng OEC. Tama. Para makabalik. So yun, Joybert. Para makabalik sa Finland. Yes, nakanotarize. Yan, okay yan, Joybert. Yes, tama yan. Kukuha ka. Pag galing ka ng Pilipinas, yan. Naka-experience ng mga natin dito, kasama natin. Pero I think topmate naman ang mag-process ng OEC nila. Oo, lahat sa Pilipinas, no? Basta basta ganito yan. Yung sinabi ni Bro Jansson, pag galing sa Pilipinas, doon na mismo ipaprocess yung OEC nyo. Pero kung nasa Finland na kayo, at kung gusto nyo umuwi at kung gusto nyo makabalik dito sa Saudi, sa Finland, yan, kailangan kayong kumuha ng OEC kung nag-cross country kayo dati. At kasi yung OEC kasi is 2 years valid lang siya. After 2 years, kukuha ka naman ng panibago. Pero pag galing ka naman, kung nandito ka naman sa Finland, for example, permanent ka na, hindi mo na kailangan kumuha ng OEC kasi permanent ka na permanent residency ka na ng Finland. Pag bago ka pa lang na uuwi sa Pilipinas, kailangan mo kumuha ng OEC para makabalik ka na. I-clear ko lang. Pag working visa or working permit ka, yun ka needed ng OEC. Pero pag citizen ka, pwede ka nang di kumuha ng OEC pag babalik ka dito sa Finland. Mm-hmm. Precisely. Mm-hmm. Okay. Ito, so mahaba yung question ni Isa. I think ito si sa kinaano na ulit. Oo, sa nursing. Nursing. Ayan. I think sagutin yung dalawa. Carlin. Hi all. Currently undergoing Pin language training here in PH under Topmake mid-year, 2022 mid-year. Nagdagdag na ng additional screening assessment ang NLRC during the training process of training proper. Oh, yan. Yan. Si Topmake. Ikaw, sis. Kakasagot. Yeah. Si sis. Intindi ko lang kung nadadagdagan ng additional screening assessment ng NLRC during the training proper. Anong specific na screening assessment to? Just to clarify. Okay. Kasi Clarify muna niya. Bago na sagutin niya, clarify muna niya. So next question tayo. There's an interim exam now made of Yo Mahoydan. Another screening. Then 82.1. Then 82.2. Yo Mahoydan. Okay. Ito ata yung may video call na. Oo. Naging mahigpit na kasi sila kasi nga parang may mga employers na nag-question na pagdating dito parang bakit hindi pa marunong magsalita yung mga Pinoy. Well, actually, hindi naman ganun talaga kadali aralin yung language nyo. Pero yun nga, naku-question kasi na tulad namin, first day, hindi rin kami makapagsalita kasi na culture shock din
kami na language, ano rin kami, naguluhan din kami sa language nila. So yun, feeling ko naghigpit, kaya nagkaroon ng mga interim exam. Mm-hmm. Pero meron na, sa batch namin wala, hindi kami inabutan. Kami na ata yung last batch na walang interim exam eh. Mabuti eh, sinerte ka. Sinerte. Pero feeling ko naman, pag pero, ano, wala silang fine-fail. Binalik na uli nila. Ang either top make or galing sa overseas Silk Road, ang gagawa ng language training would be NLRC. Parehas lang ang curriculum. So yan, nakuha ko na yan na meron na daw interim exam ngayon. Every after like 3 or 4 chapters, may interim exam. Kaya parang mas mahirap na ngayon. Pero wag lang mag-alala kasi ginawa yan ng training center to benefit the student. Para pag mag A2 exam, di na siya mahirap. Oo. Tama. Okay. Next question, bro. I agree para ano, para napapractice din yung pagsasalita nila. Ayan. Feeling the interim exam, trainee will go back to unit 1 of GMH. Ang pagkaintindi ko, pag hindi ka pumasa ng interim exam, ang ibang ka-group mo mag-proceed, ikaw malilipat sa ibang group until mapasa mo ang exam. Yan pagkaintindi ko sa... kasi may nakapagkwento sa akin yan eh. Yung wife ko kasi ganyan din siya, nag-aaral din siya from Saudi Arabia. So nung nag-fail siya, nilipat siya na ibang group. Tapos yung mga ano naman, yung mga nakapasa naman, yun, nag-ano siya, na-proceed sa next level. Ganun siya. Pero I think ang laki nito ko diyan. Kasi nasa ano na interim exam. Oh. So naka-proceed na siya sa next level uli. So nasaan na siya eh, unit 6 na siya. So 2 unit na lang kailangan niya. I think nakikita ko diyan iyan is remember sa Saudi Arabia, no? Or almost a decade. Sa Saudi Arabia magkasama kami yan. So I think that time na pumunta si Ian dito sa ano is 'di ba medyo ano kasi ngayon nakikita nila yung ano yung parang may discussion question na hindi niyo hindi ban na ayan yan okay na ba sorry oh yan nalo-load okay siya napuputol ko pre choppy oo choppy yan, hello yeah. Hello John yan okay na guide, bro. Okay na okay na siya opo. Ayan, I think yung kay Ian, nakikita ko diyan yung mga question nila is parang minsan na surprise kayo. It's I think nung panahon niyo Ian is parang mas maluwag ano, mas madali. Sa ngayon, dahil I think nakikita ko yung Finland, ang dami ng Pinoy na pumapasok. Ganun lang naman talaga eh kahit sa Canada. Pag madami ng padami, maraming lumalabas na question. So ngayon sinasala talaga ngayon ng Pilipinas o sa ibang bansa yung mga next batch, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? So yung mga iba ganyan sa time namin maluwag talaga sila, maluwag talaga sila sa training at kinuha nila tawag sa amin pilot kasi testing kami first applicants kami from overseas kasi that time parang problema ang pag-deploy sa Pilipinas dahil sa COVID. So, nagkuha sila ng mga applicants overseas. Limited lang ang slots na aplikante ang binigyan ng privilege na makuha ng parang relax na training and application. After nun, yun na ang mahirap. Pumasok na yung interim test and iba-ibang mga level pa ng studies. I think in ano eh parang sa mga pagpasok dito not only sa mga workers na katulad nyo katulad namin ni Mrs. na yung age namin na parang mahirap na makapasok sa Canada sa panahon ito na nag-apply kami last year na nag-apply kami is pasok pa kami at the age yung age ko is, di ba, out of 40. 40 and getting 50 na, di ba?
Misis ko naman is all 46 na para nakapasok, 'di ba? Maluwag pa yung 24 kung hihigpit ang toilet. So parang ganun kayo, 'di ba? Yung mga pag-aaral din ngayon. So yung Finland ngayon, maluwag pa siya by age sa mga nanonood din, it's out of the topic. But ko ang pasok. Na ay, by age ako. Po, ay medyo maluwag pa siya. Oo. Yes, yeah. May madagdag ako. Maganda din naman na may language proficiency tayo pagdating dito kasi kahit aling-in lang profession dito, like gusto mong magtrabaho sa profession mo, number one talaga ang tinitingnan ang language. Unless if hindi gaano nagko-communicate ang trabaho sa customer or sa tao. Pero dapat, kasi ang number one language nila dito is Finnish and Swedish. So yun ang ginagamit nila always. Bihira nga mag-English eh. Pero tanong kay Jojo, since, di ba, hindi kayo nag-training ng language, i-share mo na lang kung nahirapan ka ba kumuha ng trabaho, ganun. Ah, yan. Okay. Para so expectation versus reality kasi may mga top, may mga nagsasabi na mabilis ka makakuha ng trabaho dito, ganun-ganon. Yeah. Yeah. Yo, ganito 'yan, ano? Alam ni Ian 'yan, tsaka ni ano, yung mga 'yan si Alan na office work po talaga kami. It's ever since po ako ay sa office talaga ako work ever since kahit sa Pilipinas. So HR and admin po talaga yung profession ko. Means it's I'm in the middle management. Naging professor ako sa college, then HR po, international HR, and admin po ako. It's talagang sa opisina ako. It's more on paperwork. So madali bang ano makaharap ng trabaho? Pumunta po ako dito, wala po akong Finnish language. Dahil nga wala, hindi ako nag-aral dahil dependent ako ni Mrs. Pagpasok ko rito, kung madali ba makapasok ang work ay depende po sa klase ng trabaho. Ngayon, sa let's say sa mga trabaho po na cleaning sa restaurant po, chef or cleaners po sa hotels, mga ganun, ganun all around sa restaurant. Napakarami po ng trabaho dito. Hindi po nila kailangan yung Finnish language. Now, bilang ako, which is my profession is in HR and admin, gusto kong pumasok sa opisina. Marami siyang open, napakarami pong open, pero hindi po ako makapasok. Dahil yung mga job na yan ay nire-require nila ng Finnish language. But kung gusto mong makapasok, mag-aaral po ako ng Finnish. Walang problema yan dahil free po yung Finnish language. So, magsumikap ka mag-aral ng Finnish para makapasok ka sa next level or higher level, which is in the middle management na naging past experiences ko. Pwede po ako magtrabaho sa office. Bakit po ganun nasasabi ko? Based on na may experience, nag-apply po ako at mayroon po akong nakausap na interview na HR and they said, they tell me that they kailangan nila ng ano ng may Finnish language at least. Pero sa akin even yung basic na sinasabi is I think 30% lang yata yung basic ko based sa ano lang sa by hearing lang yung mga na ano ko parang Saudi lang na hindi naman tayo nag-aral pero nagtagal ka lang natuto ka ng tatuto. So ganun lang ako ngayon but meron akong ano bro na yung work, yun nga, napakarami pong work, napakarami, lalo na sa cleaning, sa restaurant, marami po siya. Pero sabi ko, kung gusto kong ganito, ay gusto ko ng ganito yung trabaho ko noon. Sa mga offices po, may mga English, but I think 20% or 10%. Pero may mapapanood na language is not essential para makakuha ka ng trabaho. Pero depende po sa trabaho, yung sinasabi nila. Pero 80%, gusto mo makakuha ng magandang trabaho, kailangan pa rin mag-aral ng Finnish. Kung gusto mo mas mataas ang salary. Yun lang bro.
So yun, ganito, yung masishare ko naman dito, kung gusto nyo talagang makapagtrabaho dito sa Finland, kahit wala kayong language, yung alam na ng iba, yung mobile na ba ito, at i-upload ko na rin to. May music ka bro. Na-i-upload ko na rin to sa ano, ko sa YouTube channel ko, naggawa ko ng vlog nito. So ito siya, i-share ko dito sa screen, ito yung mobile app, Indeed mobile app. Click nyo lang dyan yung, ano, yung link, pwede nyo siyang i-click and download. And then, maghanap kayong trabaho kung anong trabaho yung gusto nyong puntahan o kaya kung anong bansa, Finland man or kung gusto nyo ng Canada, you can use this mobile app. So makakatulong to sa inyo kahit saan bansa na gusto nyong puntahan. Pwede kayo matulungan to. Pero kung Finland talaga, i-type nyo lang dyan yung Finland, so lalabas naman dyan. Kaso nga lang, I afraid to say that yung language lang dyan is Finnish and Swedish lang pwede nyo gamitin. So meron naman tayong Google Translate, pwede nyo siyang Google Translate. So yun lang, masishare ko dyan. So dun tayo sa next question na tayo guys, o may share pa kayo. Sige, okay. Share about current life versus Saudi or Pinas life. Previous life. Mm-hmm. How's life? Namiss ko ang kabsa. Siguro yung pagkain. Iyan, may kabsa ba dyan, Iyan? Meron ba dyan, kabsa? Kayo, bro, naghanap talaga kami ng kabsa para sa mga nasa Saudi. Nagsanap kami dito kasi medyo nag-craving kami sa kabsa. Arabian food. Meron Turkish restaurant. Iba eh. Iba yung... Iba din ang shawarma. Hindi pareho. Yeah, pero marunong si Alan eh. Marunong gumawa ng kabsa. Hindi, asawa ko marunong gumawa nun. Hindi talaga ako magawa nun. Asawa ko marunong. Ay, ganun okay, ba? Pagdating na lang, makikain tayo. Oh, sige. Current pagpunta life. Kayo dito, okay lang. So, doon share tayo. Your current Jackie life versus your previous life. Yeah. Mm-hmm. Previous life ko. Yung previous. Ano bang life? Sa Saudi, bro. Guys, sige. Muna tayo. Sige, ako muna. Si sa Pinas. Saudi life. Sige. Saudi life before, kasama kami ni Jojo sa work before sa isang petrochemical plant. Tapos, ang life doon, nag-work out for 10 years. So, i-compare ko ang life dito, mas balance lang naman. As pagkasabi ko, kung reality, mas malaking kitaan doon. Walang tax. Kuha mo ang sahod mo, lahat. Pagdating dito, may mga deduction, so bawas na. Pero depende yan sa target mo or goal mo kung ano ang... Because bago tayo pumunta dito, alam na natin ang comparison between two countries and benefits makukuha natin. So... Ako, ang life dito, nasa probinsya ako compared doon sa previous na tinirahan namin ni Jojo. Mas maraming tao doon, di ba? At maraming dito, walang mall, wala lahat. Pero dinivert ko naman ang living ko into pagbabiking, nature visit, walking. Maganda din. Magandang kwan. And sa work naman, may mga instances na mahaba ang off. Then, pwede mo utilize kung anong gusto mong gawin. Like, yun, hobbies, biking, walking, going to nature, maligo sa river, ganun. So, yeah. More or less, ang buhay dito at buhay doon, malaking diferensya pero depende sa tao kung paano mo i-Google ang mga oras mo. Tama. Okay. So, tama si Ian. Ako na, Alan. Sagutin ko na rin to, bro. Ayan, so ayun nga at anong pagkakaiba? Siguro ito na yung ano, pagkakataon din na marinig ng mga nasa Middle East. Pareho lang naman, buong Middle East na siguro na yung gustong pumunta rito na nagbabalak, ano. Yung kami naman ni Mrs. Actually, matagal din kami sa Saudi, sa 10 years po mahigit. Kasama yung anak namin na nag-work sa Saudi Arabia. Malaki yung ano pagkakaiba lalo na sa lifestyle, pagkakaiba ng ano ng yung buhay namin doon tsaka buhay dito.
Actually, ang Saudi Arabia, in fairness, kung masisitizen ka lang sa Saudi Arabia at pwede kang bumili ng assets doon, lupa, ay doon na kami sa Saudi Arabia. Kasi yung mura po ang halos naman lahat kumpara sa sinasahod mo at saka sa mga nabibili sa lifestyle, sa sahod mo pasok siya. Sa amin, experience namin, not all, kasi siguro may nanonood dyan na hindi, kulang salary namin. Sa amin po, sa experience po namin, dahil maganda naman po yung work namin doon at maganda yung company namin. At meron kaming sa Saudi Arabia, meron po kaming nakakabili po kami ng gusto namin bilhin at nakakakain kami saan namin gustong kumain. At ano pa ba? May sasakyan kami, kabili ka ng, di ba yan, pwede kang mag-change ng every 3 years ng sasakyan kung gusto mo. Gusto mong kahit, oo, kung binata ka doon, makakabili ka ng sports car kung gusto mo, kung nasa doon sa klase ng trabaho mo, nasa chemicals ka. So kami, ayun, bakit kami dito, kumpara dito sa previous life namin? Siguro, yun na, hindi sana kami aalis, kaso, yung nature po kasi ng ano ng Saudi Arabia, meron mga Southeast Asian na sinasabi na yung security po ng ano namin ng job doon is kung ayaw ka na ng company or may program ang government doon na hindi na kailangan ng mga expats, so surprise ka na lang, so mapapauwi ka, walang citizenship. So kami siguro bakit kami umalis is napagod lang kami sa palipat-lipat. Kailangan mong benta ulit ang sasakyan. I mean, hindi ka makakabili ng bahay. So, to cut it short, trabaho lang sa Saudi Arabia para mag-ipon. After that, uwi ka na ng Pilipinas. Kaso sa amin, hindi namin alam paano na kami magsisimula sa Pinas. So, sabi ko nga, yung age namin, nag-try kami ng Canada, pero yung age namin is medyo mataas na. Yung anak ko mag-18 na rin that time. 17 na. Lahat nga kami nasa ano kami edge kami ng ano eh yung patapos na lahat, hindi ka na mapapasok. Pick na yung anak ko mag-18. So nakita namin yung Finland. Sa Finland naman, okay, kung pasok na tayo sa Finland, yun po yung buhay namin sa Saudi Arabia. May sasakyan kami doon, kumpleto kami, nabibili namin yung gusto namin, kada sahod, 'di ba? Ore, kahit ano nga, 'di ba? Mga damit, mabibili, alam niyo yan. Kahit yung mga nasa Saudi diyan ngayon, huwag niyo sabihin hindi totoo yung sinasabi ko. Na kahit nagtatrabaho lang po yan sa sabihin natin mga coffee waiter lang yan, nakakakain yan kung gusto nilang anong kainan nila diyan. Nakaka-iPhone. Nakaka-iPhone, nakakain sa Fridays, nakakain sa Texas, na yun po ang buhay doon. Kumpara dito sa Saudi, tsaka yung trabaho doon is mas relax ang trabaho doon. Kumpara dito sa Europe, Finland, which is naririnig na rin namin noon na talaga dito trabaho, trabaho, trabaho. Dito naman is nagustuhan namin dito. O, ba't ka pa lumipat ng Saudi Arabia? Ganun pala ang buhay. Yung future anak namin at tsaka yung pagiging citizenship po ng Finland. Dito kasi, pwede na kami dito. Security namin, focus ka lang sa trabaho mo, gandahan mo lang yung trabaho mo, ayusin mo lang kung ano yung policy ng government dito, at wala ka nang iniisip na pag natanggal ako, mapapauwi. Hindi po, kasi you have the right to become a citizen dito sa Finland. Yung anak namin, libre po ang pag-aaral niya, college, buong college, may vocational school na libre po, may libre pang pagkain yung anak namin sa school. Ngayon, May 18 na allowance. siya. May allowance pa siya. Inalakad namin yung allowance niya. Tapos 26 na bansa yung mapupuntahan po natin, di ba? Kami na nandito sa Yes. Europe, na open. So maraming chance dito. Pero number one dyan na nakita namin is yung pagiging citizenship kami dito sa ano sa magiging citizen dito sa Finland. Tapos yung ano ng anak namin, future ng anak namin. Yun lang po. So yung current namin dito, siyempre nagsisimula pa kami at wala pang baby pa kami dito, wala pa kaming 1 taon. But ano naman, kayang-kaya naman, kakayang-kaya naman, focus lang po. Wala man kaming sasakyan dito, wala pang gaano, hindi pa kami nakakakain, sabi, hindi pa kami nakakakain sa magandang restaurant o yung restaurant na gusto naming kainan, which is naranas
din ng Saudi Arabia nung kami nagsisimula pa. So kami, adjusted kami. Nagigets niyo po ba yung ano? So nagsisimula, nagsisimula pa kami dito, ganun din. Pero makikita namin pag maganda ng work po dito at medyo matagal-tagal ka na rin, hindi lang yung pagiging citizenship, but makukuha mo na rin yung gusto mo sa Saudi Arabia na parang yung nabibili mo doon. Yun lang, bro. Correct. Tama. Ikaw, sis. Sis, galing yata Pilipinas si ano? Galing ba sa Pinas si Ice? Apo. First time mo ba mag-abroad, Ice? First time. sa akin, yung difference kasi nakita ko dito, yung pinakagusto ko is yung equality. Walang mahirap, walang mayaman, tapos mind your own business talaga. Tapos kung sanay ka sa social life sa Pilipinas, ibang-iba dito kasi lahat meron, alam mo yun, distance. Pagsakay mo ng bus, hindi ka pwede yung basta uupo ka tabi ng ano ng Finnish people, kailangan i-respect po yung distance or yung privacy nila. Ganun sila, kaya mahalaga talagang aralin yung culture nila pagdating dito. Tapos mas ang na-appreciate ko dito is ramdam ko yung tax kahit nagbabayad tayo ng malaking tax. Alam naman natin may pinupuntahan yung mga benefits natin. Tapos pension, insurance, yung pension mahalaga din yan kasi pag nag-settle ka dito, yun, yun, magagamit na siya pagtanda mo. Tapos buildings, hindi ka masyado nakakakita ng buildings dito, which is nakakagulat din. Pinakamataas ata na floor nila dito is fourth floor, no? Fourth floor, fifth floor. Pero meron din kaming mga malls dito. Yon, which is maganda. May mga karaoke, pag ano ka. Tapos, yun nga lang, kung sanay ka sa fast food, walang Jollibee dito. Pero meron McDo at meron Burger King, pero sobrang mahal. Meron din naman mga Asian restaurants. Mga Asian restaurants dito, yung Itsudemo. Tapos, meron ding Asian food cart. Oo, yung kaibigan ko. Shout out sa Sizzling Filipino Barbecue dito sa Yoensu. So, pag napunta kayo dito sa Yoensu, patitikman nyo. Sarap magluto yun. Baka naman. Ang sarap. Lalo na yung lumpia niya. I-follow nyo na lang. Siguro ilalagay ko dito sa comment section. Tapos, may plugin wala silang na. Beach. Wala silang beach dito. Pero merong ice swimming. Mahilig sila sa sauna. Guys, si ano si Ice, sinasabi niya doon sa lugar nila. Baka iniisip niyo sa Finland. Oo. Sa kanila lang. Sa Finland meron kasi sa Helsinki may dagat doon. Doon sa kanila. Sa Helsinki dagat. Lake eh. Pares tayo. Tampere, puro lake din lahat. Sa Helsinki may dagat. River din sa kanila. Si magkakaiba ko. River. Si Ice, sinasabi niya doon sa ano nila, area niya. Sa area, oo. Tapos, ano pa ba? Na meron tayong student discount dito na hindi ko naramdaman sa Pilipinas. 10% ayan, din yun. Maganda. Oo, ayan. Tapos, dito sa UNSU, ang daming international students na yung unang punta mo sa UNSU, oh my gosh, mga foreigners, ang dami. Hanggang sa, na, ano ka na lang, nasasanay ka na lang. Ano pa ba? Ayun. Basta mahalaga, aralin yung culture. Yan lang, yun lang naman pagkakaiba. Parang dito sa Finland, practical lang. Kung it will serve the same function or outcome and lesser price, doon ang gagawin nila. Yan ang napansin ko. Ayaw nila yung extravagant na mga expensive ko. Hindi sila yung maano sa mga bags na mga mamamahalin. Hindi sila ganun. Mas nag-i-invest sila sa healthier lifestyle. Sa totoo lang, mas nag-gym pa nga sila eh. Halos lahat ng tao dito nag-gym, so napa-gym na rin ako. Sana. Hindi kasi, ang benefit naman ng gym is, hindi ka mabilis lamigin. Compared dati na laging masakit yung likod ko, lalo na sa trabaho natin, laging masakit ang likod ko. Nung nag-gym ako, okay naman pala. Nakatulong siya. Ngayon, nakakapagbuhat na ako ng pasyente na sobrang kahit ako lang. Pero syempre, hindi ano yun, hindi recommended na ikaw lang. Hindi recommended. Tsaka hindi na ako mabilis lamigin dahil sa gym. Hindi rin ako sakitin. So, maraming benefit. Totoo yun. Tsaka,
Isa pang difference is hindi kasi masyadong umaaraw dito, so nagte-take na ako ng vitamin D. So kung takot ka or may anxiety ka, tama. Kailangan mo talaga mag-take ng vitamin D. Actually, nagka-anxiety attack ako nung December. Ang ginawa ko is dinistra ko yung sarili ko sa gym, which is nakatulong siya. So kailangan mo talaga makahanap ng distraction dito kung hindi ka sanay sa tahimik na lugar, madilim. Tama. Diba anong oras nagsaset yung ano dito, yung araw? Mga 10 na. Ang liwanag. Oh, mga 10 to 10 ang liwanag. Pero ngayong March, magbabalik na lahat. Mas mahaba naman yung araw. Hintayin niyo mag-work. Alam mo, maganda yung ano, maganda yung naipasok ni Ice, no? Yung, yun. Nawala. Parang nawala. Nawala siya. Hindi maganda yung naipasok niya sinasabi. Ay, nung una, hindi ako naniwala sa vitamin D na yan, pero kailangan talaga siya. Kailangan siya. Iba talaga yung anxiety. Okay. Pero ano sa next question? Pero kayang add? Sa summer naman, buong araw, puro liwanag. Tama. Na-try nyo na. Halos, ano, madaling araw, pag nauwi ako galing trabaho, madaling araw na, 12, 1, maano pa, maliwanag talaga. Talaga? Well, midnight, meron pang sun. Yan. 12 and 1. Kaya, ganyan. Pag summer, kailangan nyo ng cortina para makatulog kayo. Yeah. Mm-hmm. Ako meron na dito, pero madilim to, nilalagay ko minsan yung black, ano yun? Anong tayo? Oh, black, ano ba yung blackout. 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 Okay, next question tayo. Paano daw mag-apply from Singapore? So nakapag-share ako kanina sa kanya dito, inano ko siya, nag-reply ako dito, meron akong blog, yung previous blog ko about sa mga agencies, website, and company. So pwede niya i-check dun yung mga link ng mga company na pwede niyang pag-applyan. And kayo guys, meron pa kayo pwedeng i-share dyan na mga agencies, mga link, pwede nating ibigay sa kanila dito sa mga nanonood na pwede lang mag-applyan. Yung mga legit. Yeah. From Singapore? Yeah. Ano, yeah. Sa'yo nga kanina, nakapag-share ako, nakapag-vlog ako dati. Pwede kayo mag-share ng mga link kung meron kayong alam ng mga legit ng mga agencies dyan, mga company, yeah, or website, mga legit na yung pwede na pag-applyan. Si R. Villapuerte, bro, nagtatanong sa PM ko na lang siya. PM na lang kami, siguro. Tinatanong niya yung agency. Ay, yung agency niya, no? Yun, nabanggit nga namin yun kasi nga, ano sila, student permit si Mrs. PM. Niyan. So, yung agency na yun, ayun, pwede kayong mag-PM sa kanya, kay bro Jojo, kung gusto niyo maging student dito sa Finland. So, mas makakatulong siya sa inyo. Kasi naging, ano yung experience nila yun nung pagpunta nila dito. So, sa'yo, bro, ayan, meron ka bang si-share na agencies? Wala pa akong nakuha na agency, pero marami naman siguro agency. Basta lang be careful lang sa pagpili. Dapat legit na mapunta nila. Huwag mo face cam. Oo. Nature naman din na sa atin yan na dapat pag mag-apply, i-background check nyo yung na-applyan nyo para di kayong ma-scam. Bro, may tanong ako kay ano. Ay, may question ako kay ano, kay Ice at saka kay Yansan. Anong masasabi niyo doon sa ano? Doon sa mga nagpapayo daw na maganda daw dito sa Finland pero pag pumupunta sila, wala naman, hindi daw maganda yung buhay dito. Nakita ko ngayon, I think ang point niya is may mga agency sa Pinas na bibigay ng full assurance and information na pagdating daw dito makakahanap agad ng magandang trabaho or stable na pamumuhay, which is pagdating dito hindi nila na nakuha iyan. Kaya yun nga, sa kwan ko, dapat pag mag-apply kayo, i-background check nyo. Dapat itingnan nyo kung tama ba or totoo ba ang mga sinasabi ng mga agency na nag-apply sila. Kaya tayo dito, tayo apat, we are sharing based on our experiences. Experiences, which is kung, yeah.
So kung gusto lang natin i-share, i-impart sa mga kababayan natin kung ano mga napagdaanan, which is, I believe, na legit naman kasi nakapunta naman tayo dito. Mm-hmm. And if we are, if yung mga cases na mga taong hindi nakuha ang mga sinabi ng agency nila, wala tayong stand na mag-talk about sa kanila kasi hindi man natin na-experience yun. Mm-hmm. Ang atin lang kung ano ang mga na naranasan natin. So in general na siguro, bro, baka sabihin nila, oy, di ba, mga nanonood dyan, oy, kasi nasa Finland niya lahat ng mga yan. Siguro magaganda lahat yung, maganda yung mga sinasabi nila. Ganun. Yung pag, ano natin dito, yung sabihin din natin siguro, yung unang-unang punta natin dito, nakaranas din ba tayo ng, let's say, yung hirap para sa bahay o yung ipon, honestly, para malaman nila. Kasi iniisip nila na, hindi, pagpunta rin, ano lahat, di ba? Anong mga ginawa nyo nung pagpunta rito? Siyempre, magbabayad ng bahay, wala pang kulang yung bahay. Let's say, kayo kasi may work na eh. Naranasan nyo, di ba? At ano yung way na ginagawa nyo? Pati si Alan siguro, di ba? Yung umalis tayo, ayoko na, wala namang naiipon, wala naman dito. Sabi nila, pagdating sa Finland, maraming trabaho, makakabayad ka agad ako ng utang. So, para lang i-clarify din sa kanila. Baka iniisip nila na, maganda na, pag andun ka, wala na problema. So, baka mabigyan natin sila ng ano, short glance lang. Kaya sabi ko, if pupunta ka dito for money matters, wala talaga ang Finland. Pero if you will be thinking about for the future sa mga pamilya mo, sa anak mo, yun, it's okay to choose Finland. Depende na talaga sa tao yan. Saka yung sinabi nga ni Boyanson, yung ano nga, yung about ano sa kung talagang pinunta mo dito is sa pera, kung convert mo naman talaga sa Pilipinas, malaki naman talaga yung kinikita natin dito. Pero yung expenses natin, yung mga payables natin na kailangan natin bayaran monthly, yun talaga, bali, kailangan talaga natin bayaran. Hindi katulad, for example, tayong tatlo, we came from Saudi Arabia, usually libre tayo ng company natin eh. Kahit umuwi tayo ng Pilipinas, meron tayong allowance, meron tayong free ticket, back and forth, meron yun. Pero dito hindi siya katulad ng naranasan natin nung nasa Saudi Arabia tayo. So, magkaibang magkaiba. So, ano yung way, bro? For the future purpose, ano kung gusto yung para sa family mo. Pero bro? Okay, yun rin. Ano yung way na ginagawa natin para maka-survive? Siyempre, ganito lang yan eh. Kung ikaw kasi yung masyadong magastos na tao, talagang bili ka dito, bili doon, talagang maubos yung pera mo. Pero kung marunong ka mag-ipon, ayan, makaka-ipon ka naman. Hindi naman yung, kasi kung meron kasi diyang iba, mahilig sa mga gadget, siyempre, pag gadget, gusto nilang ng gadget. Hindi naman natin sila masisisi kasi pinagtatrabuhan naman na yung buhay nila yung gusto nilang bilhin. So yung sa akin, yung way ko is, hindi naman ako masyado nang titipid, pero yung sa food, hindi akong titipid sa food. Papayat ako, pero hindi akong titipid sa food. Kung anong gusto kong lutuin, gusto kong kainin, kinakain ko. Nakakain mo rin. Ayun yung way ko, hindi lang ako palabilin ng mga gadget. Kasi tapos na ako dyan eh, nung nag-upload ako dati pa, nagawa ko na siya. So parang nangyari sa akin, kung gagawin ko kasi uli yung ginagawa ko dati, ganun pa rin, ulit-ulit lang yung mangyayari. Kahit nasa malamata, sa bansa ka pa ng malaking sahod mo pa, wala. Ganun pa rin. Ulit-ulit lang yung mangyayari. So, kayo, ano yung share nyo? Si, ano nagiging way nyo? Si Hello Ice. Ayan. Si Ice. Ako, to be honest, nung pumunta ako dito, kasi galing ako ng Pilipinas, so hindi naman ganun kalaki yung sweldo ko doon. Nagkautang din ako ng malaki para lang makapunta dito. So, yung mga first months ko siguro, abutin ng 1 year, bayad utang talaga yon. So, hindi ko masasabi na masarap yung buhay, pero it depends naman talaga kung paano mo pipiliin, kung paano yung buhay mo dito. Like, for example, ako, binabalance ko, may part sa sahod ko na pinababayad ko ng utang, may part na pinapadala ko, may part na pangbayad ko ng bills, may part na kailangan alagaan ko rin yung sarili ko through gym, mga pagkain. So,
masasabi ko, enough lang talaga yung kinikita dito. Kasi nga, euro ang kita mo dito, euro din ang bills mo. Unless, padala mo nga sa Pilipinas na malaki yung palitan. So, it depends sa panyo kung paano mo papatakbuhin yung buhay mo. Kasi kung iisipin mo malungkot ka dito, malulungkot ka talaga. Kasi nga, napakatahimik dito eh. Wala naman masyadong Pinoy dito. Pagpunta mo ng mall, pagpunta mo ng building, ibang lengguwahe naririnig mo. Ang maganda kasi sa UNSU, marami ng foreigner students, maraming international students, so maraming nag-English. Unlike sa ibang lugar, what more na paglabas mo ng bahay, puro Finnish language na lang naririnig mo. Minsan masakit siya sa ulo. So, isa yun sa kaka-stress mo. So, kailangan, maghanap ka rin ng pwede mong kaka-distract or hobbies. Diba, hindi lang yung nasa bahay ka lang all day. Talagang malulungkot ka nun. Ako, nag-ice swimming ako, nag-sauna ako. Tapos, alam ko, God the place dito sa Finland, meron mga Filipino communities, trend yung humana para makipag, ano rin kayo, makipaghalubilo kayo kaysa yung mag-isa lang kayo dito. Mas mahirap yun. Yeah. Ayun. So, para ako, masaya ako dito. Masaya. Contented. Yan. Yung mahalaga. Kasi tahimik. Tahimik. Nire-respeto ko ng mga Finnish people dito. May equality. Pag kinausap mo sila, sobrang talkative talaga nila. Tinatry talaga nila mag-English para sa'yo. Tapos, ayun. Kailangan mo lang talaga mag-adjust. Huwag masyadong matakot. Huwag masyadong matakot makipag-usap sa Finnish. Ayun, yun lang. Masaya naman. So yun. So, yun nga, ito na. Tag out ako. Medyo na-share na natin yan. Sino ka mag-share? Tama, oh. Siguro, ayun, maganda yun yung ano, maganda yung ano, yung meron tayo interesting yung question natin. Dito. Kasi, hello, bro, ano, dagdag ko lang, ano, doon sa ano, bago tayo pumunta sa next question. Yung sinasabi namin is, pang, hindi, pang, ano lang yun, pang short term lang. Pag nagsisimula ka, makakaranas ka lang ganun talaga. Pero yung life kasi dito is, yung pang long term na kasi dito, yung tipong hanggang kami po ay, hanggang ikaw ay magtumanda na, yung long term security. Yung una na sinabi ni Hello Eyes, ni Yan, ni Alan, first year, short term lang po yan. So bakit pa kayo pumunta dyan kung ganito pala? Una po, yung bansa maganda, siyempre, minsan nakikita, may eyes, siyempre, lang Pilipino, green yan eh. Tapos, yun yung mga factors, di ba? Pero, yung pinaka mahalaga dito is yung long term, yung future po ang tinitignan natin dito. Kasi dito, pag nabayaran mo na po lahat yung ano mo, dito po is, meron din naman chance na tataas at tataas yung salary at yung profession mo. Nasa sa way na po yung pamumuhay mo, paano mo, pagandahin yung buhay mo. Maganda po rito is, yun na, compare po sa, sabihin ko na lang, just like Canada na, doon na rin sila, magsisitizen na sila. Di ba? Bakit po marami pong pumupunta na mga abogado na, tsaka mga licensed engineer pumupunta sa Canada? Same din po, di ba? Yung bansa, yung economy ng bansa, yung tsaka yung future mo. So, security. Dito, una po, same, yung security po. So yung family, pag may family ka dito, napakaganda po, mabibigay niya lahat. So diskarte na po sa buhay natin in the long run, ano, habang tumatanda natin, paano natin pagagandahin yung buhay. Pero pag nandito ka na sa loob ng Finland, secured ka na po, paano ka kumita ng pera na sa sayo na po yan? Ito po. Yeah. Next question tayo. Ito yung yeah. Parang interesting sa akin. Paki-share naman ng first month experience nyo. Saka magkano pocket money na kailangan before first salary? Kasama na rin regarding sa plane ticket, how much? So. Sino yung sagot na una? Si Hello Eyes. Paki-share naman first month experience nyo. First month experience. Pocket money ko noon, kasi nga sobrang dami ng binayaran. Nagtanong-tanong din ako sa mga naunang batch. Ang sabi nila, kailangan at least 1,000 euro. So ako,
Nasa yung batch kasi namin, tumaas yung plane ticket na inabot kami ng almost 110K in Philippine peso. Pero kasi peak season nun eh, pero yung mga sumunod na batch namin, bumalik na uli sa dati, 250,000. Talagang nataon lang sa amin na kailangan na namin umalis. So yung pocket money ko, nabawasan pa siya. Tapos nadagdagan pa yung utang ko. Pero ang inisip ko na lang nun is, pagdating ko naman sa Finland, may trabaho ko, makakapag-ipon ako para makapagbayad ng utang. Kaya ginaw ko na lang, kinapalan ko na lang mukha ko. Ano naman, thankful naman ako sa mga kaibigan ko na kung nanonood sila. Kasi nakapunta ako dahil sa kanila eh. Nung last day ko na, parang 2 days na lang bago mag-flight, sinabi sa amin na, oh, kailangan nyo magdagdag ng gantong pang-flight ticket. Halos nasa 30,000 sa isip ko. Saan ako kukuha ng 30,000? Kukuruting ko ba siya sa pocket money ko? Actually, pocket money ko palang naiipon nun is 10,000 pa lang. So, kulang na kulang pa ako. Kaya, talagang nung paalis na ako, sobrang umikot yung puwet ko nun. Nahiram ako ng pera. Yung first month ko naman, first month experience ko dito, nagstay pa kami sa Porlami eh. So, bago kami ilipat sa UNSU, yun yung dating site, nursing home, old nursing home ng company namin ngayon. And then after nun, nilipat na kami batch by batch, papunta dun sa assigned place namin. And then, yung first week namin is pinakilala kami sa mga workmates. And syempre, hindi maiwasan na culture shock na yun na yung naririnig mong language. Ano daw? Ano sinabi? Wala akong naintindihan. Ganun. Yung first month ko is nag-invest talaga ako sa gamit. Kasi nga, ilan luggage lang naman dala natin eh. 2 lang. So, yung coat mo, tapos konting pagkain. Mag-invest ka talaga ng panlamig mo. Kasi pag hindi ka nag-invest, lalamigin ka dito, magkakasakit ka. Tapos mga gamit sa bahay. Kaya, pour on gastos talaga yung mga first months mo. Hindi lang first month, first 3 months, first 4 months. Hanggang ngayon, nag-invest pa rin kami ng gamit sa bahay eh. So, talagang more expenses. Pero worth it naman kasi kung 3 years ang contract namin, magagamit naman namin siya for 3 years. Talagang more labas ka lang sa mga first months mo. Bayad utang, bayad bills, bayad sa bahay. Yun yung first months. Ang dami pinagdaanan. It's worth it. Worth it. Kung iniisip nilang natatakot sila sa utang, isipin na lang nila na pagdating nila dito, may trabaho naman kayo. So, kailangan nyo lang maging responsible sa pagbabayad ng utang nyo. Ako, ano talaga eh, talagang sinasabi ko na hati-hati ko silang binabayaran kasi meron din akong bills dito na binabayaran. Naintindihan naman nila. So, very thankful. Malaga, hindi ka matapos sa utang. Walang takbo. Walang takbo. Kasi Anson. Pressure ng first month. Gaya kami ni Ice, first few days nandun kami sa Porlami din, then mga 1 week after ni dispatch kami sa mga places kung saan kami ma-assign. Dito sa lugar ko, lucky enough, may 2 na akong kabatch nandito. So, di na ako nahirapan mag-adjust. Then kasama ko din sila sa bahay. So anything any expenses dito, dinidivide namin pati food. So tulungan patak-patak muna kasi habang wala pa ang mga pamilya namin. Ang pocket money ko doon, advice ng company ng magdala ng tama 1,000 euro which is about 50,000, 60,000 pesos ba 'yun? Mga ganun. Pero ang nadala ko lang is half noon, 500 euro. So more bike naman until I get nag-serve and nagtikwan din ako, hindi ako gumala muna ganun that time. Kasi of course wala pa tayong pera, mag-adjust pa tayo. So or kumain naman sa labas, wala pa muna. Pagdating dito, naka-survive naman until my first salary. Pagdating ng first na sahod. Sa ticket naman,
Ang ticket ko noon si 2,600. Lucky enough, sinolder ng previous company ang ticket. So, nakatipid rin. 2,600 SAR, mga nasa 30,000 pesos ba? Or 40,000, mga ganun, di ba? So, yun ang mga daranasan for the first month. Sa first month talaga, adjustment talaga dito. Totally. From workplace to sa mga area, sa place kung saan kayo nakatira. Dito sa area namin, lima lang kaming Pinoy. Sa whole municipality, lima kaming Pinoy. Pero, ewan ko, hindi naman ako nakakuha ng depression maski naggabi na. So, depende na kung walang outdoor activities, kung tutulog, mag-walking ako sa area, nakaka-release din ng stress yon. Galing ka kasi ng Saudi, hangin. Bro. Galing ka ng Saudi. Kaya nga, di ba parang... lamig at saka. Oo, masarap. Tapos, pag summer, biking, kahit saan lang kami napunta, nagbabike, nakakawala sa stress, and lipas oras. If nasa bahay naman, manood ng TV or movies. Or minsan nga, napofocus sa paggawa ng mga assignment or mga projects namin sa school. So, eventually, makaka-adapt ka rin din naman. Mahirap lang sa first few months. Ako na, bro, bago ikaw. Sige. Yung first month experience. Ayan, paki-share naman first month experience. Because kakaiba ako sa kay Ice at saka kay Ian, at saka kay Alan din, kasi family ako. First month experience namin is masaya. Bakit? Dahil nakaapak na kami ng yelo, nakatikim na kami ng ng ice. Sabi ni Alan is delicious daw. Na kung nakabuka pa yung bibig para lang matikman yung yelo. Labas pa nila, no? Oh, kasi po dumating kami dito sa Finland na snow na talaga yung naratnan namin. Talagang ice na siya. Yung lamig, giniginaw na pero masaya for the person. Dito sa napunta kami ng Tampere, sa isang city po ng city ng Finland. Dito sa Tampere, at naging busy po kami sa meron kaming grupo dito na tinatawag na Ross Kalaba sa Facebook. Naging busy kami, nakilala namin to dahil din sa mga Pinoy din dito community na nagbibigay ng gamit, ng lahat ng gamit, washing machine, bed, everyday yan, every minute, makikipag-unahan ka lang. So, nabisi kami sa pagkuha ng gamit, sa mga nagbibigay, hanggang napuno, microwave, washing machine, dining chairs, computer table, lahat po ng furniture, lahat po, wala po kami binili, libre po lahat. So, pumayat kami dyan ni Mrs. dahil sa pagkuha ng gamit. Ano, mga gamit sa sa Facebook ba, may group dito sa Tampere na nawala siya. Uy, totoo yun, binibigay yan. Totoo. Yan, binibigay po lahat. So naging busy kami sa isang buwan diyan hanggang napuno po yung gamit namin, kumpleto na at sobra na ngayong gamit. So, yan. Magkano yung pocket money? I think, pag wala na yung bahay, bayad ka na sa bahay. Exact na natin yung bahay, pocket money ang tinatanong. Pag pocket money mo, I think, so okay na yung 17,000 pesos, 15,000 pesos. Pag mag-isa ka lang, that is 1,000 euro. Sobra-sobra na yan, yung 1,000 euro. So, kaming family, pag family, bayad na kami sa bahay. Let's say January, bayad ka ng bahay. Bayad ka na yung bahay, ha. So, pocket money namin, may isa lang yung anak namin. Kasya na po yung let's say, 70 plus 7, 30,000 pesos for the first month or 25,000 pesos. 25 to 30,000 pesos sa isang buwan sa family, family of three. Tapos yung ticket po namin, galing po kami ng Saudi Arabia, that time, magkaiba kami niyan, dahil mura ang ticket na nakuha namin. Yung ang bawat isa lang sa amin is 17,000.
Yan lang po. Parang nawala. Question lang, pinagbayad kayo ng bahay? Ng advance tsaka ng deposit sa bahay? Or yeah, sinagot ng company muna? May deposit. Deposit lang. Deposit. Deposit lang. Okay. Kailangan yung deposit para makuha mo yung susi ng bahay. Ah, okay. Sa amin kasi, sinagot siya ng parang sinagot muna siya ng company tapos kinakalta siya sa sahod namin for 6 months installment. Mm-hmm. Maganda yan kasi working visa. Bali, nagbayad ang company namin ng 2 months advance. Mm-hmm. Oo. Then yung company binayaran namin pa kuan for 6 months deduction. Oo. Ayan. Yun yung pagkakaiba. Kasi pag student, uh-huh, student ka, kailangan bayad na yung bago ka pumunta dito. Advice lang ah, which is mas maganda po. Pag estudyante ka pumunta rito, kailangan may bahay ka na. So kailangan mo bayaran bago pagdating mo rito, bayad na yung bahay na yon. Kung di kung student, ka, dapat kung wala kang bahay. Kung student, dapat lahat settled na and financially stable. Mm-hmm. Settled na para hindi ka maghira. Tama yan. Yung gano'n. Oo. Yan. Ah. Wala lang question. Wala na. Wala silang question. Ikaw bro. Magsishare pa ako. Share ka, oh. Siyempre, sabihin mo, puro TikTok. Oo, iba din. Puro loto, puro TikTok. Happy birthday niya kahapon eh. First month experience ko. Pakita mo yung puro ano, puro saya. Ipaka iniisip nila kasi yung mga ibang vlogger ano, na puro malungkot daw dito, na de-depress. Kami were talking about experience. Gano, diba? Kailangan mo lang talagang mag-umarap ng way para mas na, para sumaya ka. For example, syempre, kasi ano, sa trabaho ko, medyo stress. Lahat naman na siguro ng trabaho natin dito kasi hindi wala tayo sa Pilipinas, stress do sa nag-i-experience ng trabaho dito kasi ibang-iba do sa trabaho ko dati. So, ang ginagawa ko lang, sumasama ako sa mga kaibigan, nakikipag, ano ako, as gumagala kami kung saan-saan. Yan, TikTok yan, nag-vlog ako, Facebook lang, yan ang ginagawa ko. Pero, i-an natin yung question ni Bench. Pakishare naman ng first month experience nyo. So yung first month experience ko, eh yung ano eh, pagdating dito, nakapag-sauna kagad kami dito. Sauna, tapos naka, yung experience na hindi namin na-experience. Kasi aba, pagdating sauna, dito, social ano ah. Yan, eh. Oh, summer pa lang yun, pero ang lamig talaga dito na summer. Pero maganda, tuwan-tuwa ako, happy ako kasi nakarating ako dito. Kasi ang ganda ng ano, ang ganda ng nakikita ko palagi, kaya masaya ako. Kaya lagi ako nasa gubat, nagpipick ng mga ano, blueberries. Blueberries. Ayun yung first experience ko. Tapos pupunta ako sa mga ukay-ukay kasi mas nakakamura pupunta sa mga ukay-ukay yung tawag. Pero kirpis yung tawag sa Finnish. Finnish ba yung kirpis? Oo. Yes. Oh, kirpis yung tawag sa Finnish. Pero, pa yung sa atin. Pero magagandang klase pa siya. Hindi siya yung pagbibili ko, for example, sa Pilipinas, sira. Iba. Hindi dito. Siyempre, hindi naman sila natitinda ng mga ganun sira. Lalo yung mga gamit, mga appliances, pwede mo siyang bilhin na mabibili mo siya ng 1 euro, 2 euro. For example, ano ba yung binili ko na ano, na mura dito? Meron akong binili na massage ano, para sa paa ko. 2 lang siya. 2 euro yung bili ko. Pero ano siya, kasi minsan masakit yung paa ko, minsan masakit yung kamay ko dahil sa trabaho ko. Yun, ayun yung first experience ko. Saka, yung pocket money. Yung pocket money ko hindi ganun kalaki kasi that time, ang dami ko ng utang kasi kailangan kong i-process lahat ng mga papers, yung mga documents, yung time kasi na yun, nasa Jeddah ako. Then yung embassy is nandun sa ano, sa may Riyadh. So, kailangan ko pang mag-eroplano para lang mag-appearance. So, yun, nag-provide pa ako din ng pang plane ko, eh, which is yung wala pa akong sahod that time. So, kailangan kong umutang. Tapos, yung bago yung mag-salary dito, yung pocket money ko, yun nga, 200 yung dala ko, plus meron akong nakuwang ano, refund dun sa, di ba may binibigay si Silk Road kung yung mga gamit na kakailangan nandito. So, hindi ko siya kinuha lahat kasi hindi ko man kailangan yung mga gamit na yun. Yung galing ni IKEA. So, ang kinuha ko lang doon, yung kailangan ko lang. So, may na-refund ako na 250. So, yung naging allowance ko for
for about 2 months bago ako sumahod kasi nakakuha kagad ako ng bank account ko. So yung 2 months ako bago sumahod. So yung sahod ko is 10 days lang, yung pinasok ko ng July, 10 days lang pinasok ang ang sinahod ko. So maliit lang siya. So pinagkasya ko yon, yung mga binibili ko is talagang pinagbabudget ko yung pagkain ko. Pero mura naman yung pagkain. Hindi naman siya 50 euro sa buwan. Ang mura niya. Oo. Tapos yung regarding sa plane ticket, how much? Yung sa plane ticket ko medyo mas malaki yung nagastos ko sa plane ticket kasi exit re-entry ako galing ng Saudi Arabia. Hindi ako yung exit visa katulad ni Bro Jansson nung umalis ng Saudi. Exit yan. Ako exit re-entry. So yung exit re-entry na sinasabi is babalik ako doon sa company ko kung saan akong tatrabaho. So ganun ang kinuha ko. Ayun yung naging way ko para makalabas ako ng Saudi. Kasi kung hindi ko gagawin yun, hindi ako makapag-exit. Hindi ako makakapunta ng Finland. So ang unang labas ko, pumunta muna ako ng Dubai. Doon ako nag-exit. So dalawa yung choice ko, Dubai o kaya Georgia. So kasi sa Georgia kasi, pag meron kaming ikama, yun yung card namin sa Finland, sa Saudi Arabia. Libre yung visa. So hindi namin kailangan kumuha ng visa. Or either magpunta ako ng Dubai kasi ganun din naman. Kukuha lang ako ng visa. Kaya napunta ako. Pero yung pinili ko is Dubai kasi yung kasama ko dito sa bahay, nasa Dubai siya. So, ang plano namin is magsasabay kami papunta Finland. So, ayun yung ginawa ko. So, yung nagastos ko is nasa more than 3,000 papunta lang dito sa Finland. Pero nag-stay pa ako sa Dubai ng 10 days bago ako pumunta dito ng Finland. So, yun lang na-share ko. So, meron pa tayong mga question. Oo. Yung sa sinabi mo, bro, about dun sa IKEA at pa binibigay siya ni Silk Road, mahalaga talaga na bago ka pumunta dun sa apartment, i-check nyo kung may gamit sa apartment para ibalik nyo yung mga gamit dun sa IKEA para hindi nyo na siya babayaran kasi sayang yung 200 euro eh. Oo. Diba? Mahal, May kabatch ako na gumawa ng ganun. May gamit na sa bahay nila. So, hindi nila kinuha yung gamit dun sa IKEA na binibigay ni Silk Road. Pwede yun. Oo, tip lang sa kanila. Kasi baka madoble-doble, sayang naman. Pagdating sa lugar nila, merong views, merong marami silang mapipili, may mga nagbibigay na libre na appliances. Oh, maganda. Libreng kama. Oo, sayang naman kahit kapag 200 euro. Sayang. Yun. Tip lang. Pero nakaipon ako ng mga gamit na gusto ko. Pupunta ako ng Kirtis talaga. Oo. Ang mura. Hintay ko gamit ko. Kirpisan is the key. Kaya, kirpisan is the key. Sabi, binigay lang yung table namin. Dining table tsaka sofa. May nagbibigay naman talaga. Bro, check niyo may kalama. Hello, magpapaalam muna ako kasi may lakad ako. Sige, matatapos na rin kami kasi wala naman tayong sasagutin na question dito. So, yun lang yung na-share namin. So, yun nga guys, yung mga nandito, yung mga co-host ko, ilalagay ko ulit yung kanilang mga link dito sa magpa-plug na lang kami ng mga YouTube channel. Yes, yung YouTube channel nila. So, plug nyo na guys. Ilan ba viewers mo? Ilan ba viewers natin? So, 22 na tayo viewers natin, bro. Marami, 20. Oo. Madami. Pwede, makakatulong. Ayan, guys, yung mga nanonood dyan, makakatulong yung mga kasama ko dito, mga co-host ko, para sa mga question nyo. Kasi ang daming tatanong sa akin, hindi ko masagot lahat. Yung iba, nasa spam na kasi hindi talaga dumidiretso sa message ko yung mga messages nila kasi yung sa setting ko kasi. Ang dami kasi messages. Halos hindi ko mabasa yung mga importante o yung mas importante kong mga messages na kailangan basahin. So yun nga guys, isa to sa aming paraan para mas makatulong sa inyo, kaya kami nagsishare ng mga experiences sa inyo. So nandiyan si Bro Jansson, nandiyan si Hello Eyes in Finland, and si Junairam para makatulong sa inyo. Junairam is makakatulong siya sa inyo about sa agency, kung saan ang galing yung misis niya as a student visa yung pathway nila. Si Bro Jansson is makakatulong din siya kung galing kayo sa Saudi Arabia. And Miss Ice or Icy, she came from Philippines. So magtanong kayo sa kanila, just PM them. And yeah, they were happy to answer your questions. Yeah. Ano pa yung pwede nyo
masabi sa mga viewers natin ngayon bago tayo magpaalam sa kanila? Sige, ako na siguro bago ako mag-out. Go ahead, bro. Muna na ako bago ako mag-out. Yun lang kung plano nyo ng mag-ibang bansa, kung saan man kayo ngayon na lugar o saan kayo, area ng mundong ito, kung saan kayo sulit ng mundong ito ngayon, gusto nyong mag-ibang bansa. So, ang Finland is maganda siya sa amin. At push nyo ang sa age kasi, hindi sila masyadong stricto sa age. This ngayon panahon na to, ngayong taon na to at saka darating pa, nakikita ko na medyo hindi siya ganun kahirap mag-apply. And in the future, hindi ko lang alam kung naririnig ko lang, nababasa ko na maghihigpit na rin sila. Pero habang may pagkakataon pa, gusto nyo pa kung mag-ibang bansa, maganda na din po ang Finland. At kung punta kayo dito, pwede namin kayong i-assist, pwede namin kayong matulungan hanggat kaya namin. At laban lang po, at sa una lang mahirap, wala naman po madali, mas masarap po ang buhay pag pinaghihirapan yung ano 'di ba, yung pinaghihirapan mo yung goal mo. Yun lang po at God bless po sa lahat. Okay, thank you. Ingat, bro. Ingat. Yeah, thank you. Hello, Ice, Yan, Alan. Thank you. Yeah, go ahead. So, sa inyong dalawa, mag-plug na kayo ng inyong YouTube channel at yung mga pwede nyo pang i-share sa ating mga viewers bago tayo magpaalam. Sino mo una? Ako na lang. Sige, ako yung YouTube channel ko kasi more on inspiration. Kasi hindi nga ako nakapag-license exam. Hindi naman ako nurse. Wala ako hospital experience pero nakapag-trabaho ko dito. What more sa mga may experience na. Tapos, yun nga, nagawa pa ako ng other videos sa YouTube ko. Naging busy lang talaga kasi may work, may trabaho. Pero bibigyan ko sila ng mga tips and advices about A2 exam. Intay lang nila. Lapit na yun. So, yun lang. Go, bro. Next. Ako naman, ang YouTube channel ko is Yan Dubs. May mga videos na ako about cost of living, A2 exam, travel, at saka mga buhay-buhay dito sa Finland. So, pwede nyo ako subscribe. And mabigay ko lang na payo is if you not take the risk, hindi mo malalaman at makukuha ang gusto mong makamit. So, take the risk. And pag andun na, dun mo na malalaman kung anong pwede mong gawin para makuha yung goals mo. So, yun lang guys. And thank you for watching our live stream for today. Thank you, Miss Ice, Miss Sir Jansson. Thank you. And yeah, bye bye for now. And see you soon. Hope again. Hope to see you. Yeah. See you soon. Nadan, kitos. Nadan. Hey, bye bye. Hey, though.